Ano ba yung nilalagay mo sa kape ko? Alam ko nga na crush mo ako eh. Ikaw daw ang nang iwan sa kanya. Dahil mahal na mahal kita. Bakit nga ba lahat ng mahal ko, hindi ako minahal? Dapat ko pa nga bang ipaglaban ang pagmamahal ko sa taong may iba ng mahal? Ano nga sa'yo, Miss Anne? Magandang gabi po sa lahat ng subscribers at listeners ng Kwentong Takip Siling. Isa po akong K-drama fanatic, Miss Anne. Hindi pa ganap na sikat sa Pinas ang Korean drama series, pinapanood ko na po halos lahat ng makita kong K-drama sa TV at YouTube. Dahil dito, naisipan ko pong ishare sa inyo ang aking kakaibang love story na naganap lang mga 12 years ago. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Shin Mina. Bilang idol ko po talaga siyang Korean actress simula nang mapanood ko siya noon. Isa po akong simpleng Pinay na may malaking pangarap. Opo, Miss Anne, pangarap ko na makapag-asawa ng perpektong lalaki. Guwapo, matipuno, matalino, disente, simple, pero may kaya sa buhay. Yung tipong Koreano na mamahalin mo habang pinanonood mo sa Netflix at Viu. Pareho po kami ng best friend kong babae na itago na lang natin sa pangalang Ayu. Favorite K-pop idol at actress po kasi ng best friend ko si Ayu na sikat na K-pop idol sa Korea ngayon. Naging matali kaming magkaibigan, college days pa lang. Pangit ka, Ayu! Aray! Jeffoy! Eris! Tama na! Hoy, Ayu! Huwag ka nang papasok sa school, ha? Inusog mo na naman yung teacher natin, eh. Nakakatakot yung kapangitan mo! Parang ang datay mo! Kamukha ni Palito! Huwag niyo namang idamay ang apa ko! Wala naman siyang... Wala siyang ginagawang masama sa inyo, Jeffoy! Eris! Pwede ba itigil nyo na yung pambubuling nyo kay Ayu? Boy Shin, tapat yan kay Ayu, binabalatan ng buhay. Tapos sinusunog, ganun ginagawa sa mga mangkukulam, di ba? Di ba? Sumagot ka, Shin. Mangkukulam yan. Siya at ang tatay niya. Subukan nyong batuhin ulit si Ayu. Ipapanguya ako sa inyo yung mga batong hawak nyo. Sige, Shin. Kampihan mo yung alimaw na yan. Isang araw, ikaw nakukulamin yung babaeng unggoy na yan. Ay, shupal. Hindi kayo titigil, ah. Huh? Salamat, Shin. Kamsahamnida, Beshi. Kentsana, kentsana, Ayu. Hindi kita hahayaan na saktan nila. Beshi kita, eh. Sa totoo lang, Miss Anne, hindi ko talaga maitatanggi kung bakit nabubuli ang beshi ko na si Ayu. Kakaiba kasi ang itsura niya. Siya yung literal na dapat nagbida sa pelikulang hiram na mukha. Alam niyo naman ang tao, kapag nakakakita ng kakaiba, pinagtitripan agad. Mukha kasing unggoy si Ayu. Objective lang po ako sa description ko, ha. Pero sa kapal ng balahibo niya sa buong katawan hanggang sa mukha, malayong malayo talaga sa itsura ng totoong K-pop idol niya na si Ayu. At tama ang mga klase namin noon, kamukha niya ang tatay niya. Dahil sa kakaiba nilang itsura, kapag may fiesta, sila ang laman ng mga perya. Magician ang tatay ni Ayu, Miss Anne. At ako ang palagi nilang audience sa tuwing nagpe-perform sila. Si Appa, ang tatay niya, ang bidang magician. At si Ayu, ang assistant. Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawing isang mabangis na sora
ang aking anak na ipinanganak bilang babaeng unggoy. Woohoo! Beshi ko yan! Go, Ayu! Ang ingay naman ng mga babaeng nakaupo sa harapan, Jisub. Hindi ko tuloy maintindihan yung magician. Parang Sojun, yung babaeng unggoy daw, itatransform niya into a Sora. Sora? Tandang Sora? Papatawa ka ba, kuya? Sora, sa Ingles, fox. Parang gumiho sa Korean. Fox? Gumiho? As in, gumiho na may siyam na buntot? Oh, gagawin kong isang mabangis na gumiho ang aking anak. Anak niya yan? Paano magiging gumiho yan? Eh, unggoy yan eh. Ang ingay naman! Pwede manood na lang kayo? Shin Mina, pasensya ka na dito sa kaibigan ko ha. Ngayon lang kasi nakapasok ng pera ito eh. Ha? Bakit alam mo ang buo kong pangalan? Schoolmates tayo. Third year college din kami ni Park Sojun. Pero ibang course lang. Ah, talaga? Sige, enjoy na lang ninyo yung show ng beshi ko. Kilala ko rin si Ayu. Nagkausap na kami dati pa. Freshman pa lang tayo. Oh, okay. Nice to meet you. So, Jisoo. Call me Jisoo. Kawig ko naman, di ba? At ito naman si... Sojun, bakit tinatanong mo name ko? Sus, crush mo ako, ano? Excuse me. Pero ang totoo, Miss Anne, crush na crush ko talaga siya noon pa. Matagal ko nang kilala si Park Sojun. Varsity player kasi siya sa school. Nagpatay-mali siya ako kahit na biglang dumagundong ang heartbeat ko. Ako ba yung magician? Bakit sa akin ka nakatitig, miss? Ha? Hello? Hindi ako nakatitig sa'yo, ha? Shin Mina ang pangalan niya, Sojun. Sa ilang sandali ay masasaksihan na ninyo ang mahiwagang Sora na mas kilala bilang gumiho, ang hayop na siyang kakain sa inyong mga atay. Ang hayop na siyang hihigop sa inyong mga puso, ang gumiho. Ayaw, anak. Pumasok ka na sa loob ng kulungang ito. Opo, Apa. Ngayon ay ikakandado ko na ang kulungan at tatakpan ito ng telang itim. Sa loob ng 5 segundo, masasaksihan nyo na ang pagbabagong anyo ng aking anak. Handa na ba kayong makita ang mahiwagang gumiho? Ready na, Apa! Ah! Heto na. Alas 5, alas 4, alas 3, alas 2. Ang mahiwagang gumiho! Huh? Ano yan? Woo! Gumiho nga! Ang galing! Apa! Ang cute ng gumiho! Anong cute sa staff toy na yan? Yan ba yung worth 650 na binayaran ko sa entrance? Sorry, bayad! Hindi naman gumiho yan eh! Staff toy yan! Tignan nyo oh! Nabibili sa Divisoria yan eh! Sojun, pumigil ka na nga sa kakatawa dyan. Huwag mo naman paiyain yung matandang magician. Obvious ang staff toy. Huwag mo nang i-bash, pare. Hoy, Ayu! Lumabas ka na dyan sa likod ng kulungan. Nakikita ko yung buntot mo. Binti mong itim. Pinahiya ni Sojun si Ayu at ang ama nito na si Apa, Miss Anne. Sa sobrang lakas ng boses ni Sojun ay binu silang mag-ama ng audience. Umiiyak na tumakbo papalabas ng stage si Ayu. Hinabol siya ng kanyang apa. Sa sobrang gigil ko sa pamamahiya na ginawa ni Sojun sa best friend ko, ay nilapitan ko si Sojun at sinapak sa mukha. Ngunit iba talaga ang reflex ni Sojun. Mabilis siyang nakailag. Ako ang na-out of balance. Naramdaman ko na lang na nag-slow-mo ang lahat nang unti-unti akong matumba sa semento. Pero iba talaga ang plano ni Lord that night, Miss Anne. Slow-mo ang paningin ko.
Pero mabilis pa sa speed of light na sinalo ako ni Sojun. Napatitig ako sa mga mata niya nang halos magkadikit na ang aming mga labi. Doon ko nakumpirma, mahal ko na agad si Sojun. Gusto mo ako? Ha? Sa pakin? Oo, sandali. Pwede mo na akong bitawan, Sojun. Okay ka lang, Shin? Okay ako. Salamat sa pagsalo mo, Sojun. Muntik na akong ma-fall. Sa akin? Ha? Sa semento. Halika na nga, Jisoo. Umuwi na tayo. Walang kwenta tong palabas na to. Nang sumunod na araw, kinausap ko si Ayu na nagmumukmuk mag-isa sa bakanteng classroom. Hindi na kita nahanap kagabi sa perya. Sabi ng apa mo, umuwi ka na raw. Pinuntahan kita sa inyo pero wala ka naman dun. Shin, bakit kayo magkayakap ni Sojun kagabi? Ha? Magkayakap? Hindi ah. Nakita ko kayo mula sa backstage. Pagsilip ko, nakita kong magkadikit ang mga mukha niyo. Salo-salo ka niya. Gusto kasi akong sapakin ng best friend mo, Ayu. Sojun! Na out of balance siya. Napahiga na sana sa semento. Sinalo ko lang. Salamat sa pagpunta sa show namin kagabi ni Apa. Tuwang-tuwa ako nang makita kita sa audience area kagabi. Bakit tuwang-tuwa ka pa, Ayu? Alam mo bang binabash ka niyan kagabi? Okay lang yun, Beshi. Ang importante, nakapunta siya para panoorin ako. Bakit ka pala nandito, Sojun? May kailangan ka ba sa akin? Yayayain ko lang si Shin na magmerienda sa labas. Ha? Bakit ako? Ayaw mo? Ako gusto ko. Si Shin ang gusto ko, Ayu. Halika na, sumama ka na sa akin. Libre kita ng kape. Sandali naman, Sojun. Bitawan mo ko. Masakit ah. Bye, Ayu. Halika na, Shin. Huwag mo na ako artehan. Ingat kayong dalawa. Bye, Sojun. Hinila ako ni Sojun papalabas ng school at dinala sa isang two-story coffee shop, Miss Anne. Hindi ko alam kung anong meron kay Sojun at kahit na napakaangas at yabang niya, ay palihim ko siyang minamahal. O, kape mo. Favorite mo yung coffee jelly, di ba? Paano mo nalaman? Alam ko lahat ng tungkol sa'yo. Alam ko nga na crush mo ako eh. Kapal talaga ng mukha mo. Hoy, hindi ikaw ang crush ko, no? Okay, sige. Hindi mo ako crush kasi mahal mo na ako. Ano? Mahal mo ako. Tama ako, di ba? O bakit hindi ka makasagot? O sige, ganito na lang. Oo o hindi lang ang isasagot mo. Kapag mali ang sinagot mo, hahalikan kita. Sojun, huwag naman dito, please. Isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba ako? Oo o hindi? Namula ang mukha ko, Miss Anne. Gusto kong tumakbo dahil hindi ko kayang sagutin ang tanong niya pero hindi ako makagalaw. Huminga ako ng malalim at sumagot ng hindi. Mabilis pa sa kidlat na sinunggaban ako ni Sojun at hinalikan sa mga labi. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako nakahinga. Yung secret love ko, kahalikan ko na. Bakit mo ako hinalikan? Dahil mali ang sagot mo. Alam kong mahal mo ako. Alam mo bang mahal din kita? Ha? Totoo ba yan? Isang nakakakilig na eksena sa K-drama ang araw na yon sa buhay ko, Miss Anne. Hindi nagtagal, naging kami na agad ni Sojun. Yes, Miss Anne, yung lalaking hambog na minahal ko ng palihim
ang naging una kong boyfriend. Sobrang saya ko. Actually, sobrang saya naming dalawa. Lumipas ang mga buwan at kami ang tinanghal na couple of the year sa school. Ayu, anong ginagawa mo dito sa chapel? At bakit mag-isa ka? Nasaan ang beshe mong si Shin? Si Sob, ikaw pala. Nasa Tagaytay sila Sojun eh. Mansari nila ngayon. Bakit ka umiiyak, Ayu? Ha? Hindi ako umiiyak, Jisob. Magtungmugto na nga mata mo. Bakit? Pinahiyak na naman ba nila Eris at Chepoy? Hindi, wala to. Namimiss ko lang si Shin. Simula nang maging sila ni Sojun, nawala na ako ng best friend eh. Si Shin ba talaga namimiss mo? O si Sojun? Huwag ka na malungkot. May tamang lalaki din para sa'yo. Bakit ka pala nandito sa chapel? Ah, sabi kasi nila Jepoy na nandito ka raw. Itatanong ko lang sana kung totoong nang gagamot ang apa mo. Oo. Anak ng albularyo si apa. Kaya niyang magpagaling ng mga may sakit. Hindi lang basta pa ang karaniwang magician ng apa ko ha. May magic talaga siya. Talaga? Pwede bang puntahan natin yung apa mo ngayon? May tatanong lang ako sa kanya. Sige. Halika, Jisob. Puntahan natin sa bahay si apa. Beshi! Kanina pa kita hinahanap. Anong... Pauwi na ako, Shin. Bukas na lang tayo mag-usap. Kumusta ka, Sojun? Okay naman. Nagmamadali kami bumalik dito sa school chapel kasi may ibibigay na pasalubong sa'yo si Shin. Pasalubong? Anong pasalubong? Paalis na kami, Sojun eh. Sasama ka kay Ayu, Jisob. Huwag mo sabihing... Anong nakakatawa, Sojun? Shin... Alis na ako. Bye. Kunin mo na tong buko, Pai. Pasalubong ko sa'yo. Hayaan mo na sila, Shin. Ang mabuti pa, manood na lang tayo ng K-drama sa bahay ninyo. Kainin natin yung buko, Pai mo. At tulad ng isang K-drama, hindi talaga mawawala ang masakit at nakakaiyak na pagsubok sa buhay ng mga bida. Nagkasakit si Sojun, Miss Anne. Isang sakit na hindi ma-diagnose ng mga doktor sa ospital. Palaging masakit ang ulo niya. Iniiyakan niya ang sakit nito gabi-gabi. Hindi siya pinapatulog. Doon ko naisip na ipagamot si Sojun kay Apa, ang tatay ni Ayu. Ang sakit ng ulo ko. Nagsimulang sumakit to pagkatapos naming mag-inuman nila. Huwag ka na magsalita, Sojun, para hindi lalong sumakit ang ulo mo. Apa, ano pong sakit ni Sojun? Tinawas ko siya pero wala naman ako nakitang masamang engkanto o espiritu na sumasalbahe sa kanya. Inorasyon lang ko na siya kanina pero parang walang bisa sa kanya. Po, bakit ganun? Nagpa-ospital na si Sojun pero wala ring nakitang tumor, bukol o blood clot sa ulo niya. Nasaan po pala si Ayu? Si Ayu, kasama ko sila nung... Umuwi na sa probinsya namin. Doon na siya magtatapos ng kolehiyo. Po, bakit hindi ko alam? Bakit hindi siya nagpaalam sa akin? Hindi ko alam, Shin. Ang mabuti pa ay uwi mo na si Sojun sa bahay nila. Kailangan niyang magpahinga. Hinatid ko ang boyfriend kong si Sojun sa bahay nila. Hindi ko alam na yun na pala ang huling gabi na makikita ko si Sojun, Miss Anne. Bigla na lang siyang nawalang parang bula. Hindi na siya pumasok sa school. Pinuntahan ko siya sa bahay nila pero wala na siya doon. Pati parents niya hindi ko na nakita. Doon nagsimulang dumilim at tumamlay ang buhay ko. Tinetext ko si Sojun pero hindi siya nagre-reply. Tinatawagan ko siya pero cannot be reached ang cellphone niya. 3 buwan na nawala si Sojun. 3 buwan din akong hindi tumigil sa kakaiyak. Shin, anong ginagawa mo dito sa chapel? Bakit mag-isa ka?
Teka, nasan ang beshe mong si Ayu? Jisoo, ikaw pala? Nasa probinsya na si Ayu matagal na. Doon na siya magpapatuloy ng pag-aaral niya. Sigurado ka? Bakit ka umiyak, Shin? Namimiss ko lagi si Sojun. Simula nang magkasakit siya, nawala na lang siyang parang bula. Hindi pa ba kayo nakikita ni Sojun? Hindi pa, Jisoo. Nawala na ako ng best friend. Nawalan pa ako ng boyfriend. Gusto ko nang bumitaw. Ngunit ayaw pa ng puso? Gusto ko nang bumitaw. May pag-asa pa siguro. Nandito naman ako para sa'yo. Jisoo, ano? Matagal na kitang mahal, Shin. Ako na lang ang piliin mo. Wala na sa Sojun. Kalaban ng sarili. Sino ba dapat pumili? Sino nga ba? Ako ba? O ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Huwag, Shin. Mahal kita. Mahal na mahal. Pero si Sojun ang mahal ko. Pero kabaliktaran ang nasabi ko kay Jisoo na kaibigan ni Sojun. Nakita ko na lang ang sarili ko pagkatapos ng halos 2 taon na pangungulila. Sa tunay kong mahal na nahuhulog na unti-unti ang loob ko kay Jisoo. Ang lalaking mahal na mahal ako. Jisoo, ano ba yung nilalagay mo sa kape ko? Sirup, ang patamis. Alam kong gusto mo ng matamis sa coffee jelly. Ikaw talaga, napaka-sweet mong tao. Ganon kita kamahal. Uy, Shin, nakita mo na ba si Ayu? Hindi pa, halos nagtatatlong taon ko na siyang hindi nakakausap, nakaka-chat. Bakit, Chepoy? Tignan mo kung sino yung pinagkakaguluhan ng mga lalaki sa second floor. Akyat ka, bilis! Parang bata akong na-excite sa sinabi ni Jepoy na dating nambubuli kay Ayu. Sa sobrang curiosity ko sa sinabi niya, ay agad akong tumakbo sa second floor ng coffee shop at para akong binuhusan ng kumukulong kape nang makita ko ang hindi ko inaasahang eksena. Ayu? Beshi? Ikaw ba yan? Shin? Kumusta na? Pinagtitinginan ng lahat ng mga tao sa second floor ang isang mestisang babae na sobrang puti at sobrang kinis ng balat. Malambot, mahaba at plakado ang pagkakablower ng kulay blonde nitong buhok. Mahaba ang mga daliri na hugis kandila. Pulang-pula ang nail polish kasing pula ng mga labi niyang nilagyan lang ng konting lip gloss. Naghuhumiyaw ang alindog nito sa suot na baby pink floral dress na maiksi na bumagay sa sapatos niyang open-toe stilettos. Mukha siyang babaeng gumiho na anyong tao sa umaga. Hindi mo may pagkakaila. Mukha siyang K-drama actress na endorser ng mamahaling beauty products. At ang babaeng tinutukoy ko ay ang best friend kong si... Ayu! Ikaw nga! Tumayo siya at niyakap niya ako, Miss Anne. Naiyak ako sa sobrang tuwa nang makita kong mistulang diyosa ang best friend ko. Bakit ka umiiyak, Shin? Ang ganda-ganda mo na ngayon. Mas maganda ka pa sa idol mong si Ayu. Ang tagal kitang hinahanap, Beshi. Wala akong makausap sa loob ng halos 3 taon. Huwag ka nang umiyak. I'm back, Shin. By the way, I want you to meet my husband. Husband? Kinasal ka na? Kailan pa? Saan? Bakit hindi ako invited? Wait. Ang dami mong tanong. Hinay-hinay lang. Meet my husband. Opa, ito pala ang best friend ko.
Dahan-dahang tumayo ang lalaking nakatalikod sa akin. Umihit ito at bumati ng... Hi, Shin! Kumusta na? Biglang gumuho ang mundo ko nang tumambad sa akin ang napakagwapong lalaki na singkit ang mga mata at napakatamis ng ngiti. Sojun? Si Sojun ang asawa mo, Beshi? Yes, Beshi! Sinundan niya ako sa probinsya. Niligawan. Halos 2 taon. Hanggang sa nagpakasal kami 2 months ago lang. Hindi ako nakangiti, ni hindi nakaimik, Miss Anne. Ang lalaking pinakamamahal ko ay kasal na sa best friend ko. Sojun, hinanap kita ng napakatagal na panahon. Bakit mo ko iniwan? Wait, sabi ni Sojo, ikaw daw ang nang iwan sa kanya. Pinabayaan mo na lang daw siya simula nang magkasakit siya. Beshi, iniwasan ko siya dahil alam kong mahal mo siya at boyfriend mo na siya. Pero hindi niya ako nilubayan sa probinsya eh. Siya ang naghahabol sa akin. Dahil mahal ko siya, Shin. Si Ayu pala ang mahal ko talaga. Ayu, Sojun! J-Sub, nandito ka rin pala? Kaakyat ko lang. Kamusta na kayo ni Shin? Balita ko, matagal na raw kayo mag-jowa ah. I'm so happy for you, Beshi. Happy? Pero hindi kami magjowa ni Jisub. Matagal mo na raw siyang boyfriend, Shin. Si Jisub ang nagbabalita sa amin sa probinsya. Kaya hindi na rin kita kinausap pa. Ano? Jisub, kailan pa kita naging boyfriend? Hey, listen guys. Let's not make a scene here. My husband and I have to go now. Magpapacheck up pa kasi ako sa OB gynie ko eh. OB? Yes, Beshi. I think I'm pregnant. At yun na ang huli naming pagkikita ng best friend kong si Ayu. Nabalitaan ko na lang na sa South Korea na sila nakatira ni Sojun. Doon kasi nagkaroon ng magandang trabaho si Apa na tatay ni Ayu. Umunlad ang buhay nilang mag-asawa doon. Habang naiwan akong lugmok at mag-isa sa Pilipinas. Hindi ako nilubayan ni Jisub. Hindi siya tumigil sa panliligaw sa akin. Inalagaan niya ako na parang tunay na girlfriend niya. Kahit na hindi ko naman siya formal na sinagot. Isang gabi, sa sobrang kalugmukan ko, may inamin sa akin si Jisub habang nagiinuman kami sa veranda ng bahay ko. Isang sikreto na sumagot sa lahat ng katanungan ko. Ano ba yung nilalagay mo na naman sa beer ko? Huwag mong sabihin syrup yan. Ayoko ng matamis na beer. Gayuma. Ano? Gayuma. Ito ang pinainom ni Ayo kay Sojun nung gabing nagiinuman kami. Kinabukasan, nagkasakit na siya. Tinulungan kasi kami ni Apa. Tinulungan kayo? Sinong kayo? Anong tulong? Kami ni Ayo. Tinulungan kami ni Apa. Kasi ganito yan, makinig ka. Nagsabi ako kay Ayo ng feelings ko para sa'yo. Sinabihin ako ni Ayo na matagal niya ng plano na gayumain sa Soju. Nagkampihan kami ng best friend mo. Kampihan? Oo. Ginayuman ni Ayo si Sojun. At tumalab yun agad. Yung sakit sa ulo ni Sojun, siya pa ang gumawa nun. Kinulam niya ang ex-boyfriend mo. Kaya imposibleng gumaling si Sojun. Doon mo sa mangkukulam pinagamot eh. Bakit sinasabi ko? Lasing na talaga ako. Ang pinagtataka ko lang, bakit sa'yo walang talab itong gayuman na binibili ko kay Apa? Ilang beses ko nang inalo to sa inumin mo eh. Pero hindi mo pa rin ako mahal. Bakit?
Bakit hindi mo ako mahal? Ako na lang. Ako na lang ang piliin mo. Tayo na lang, Shin. Tayo na lang. Dahil mahal na mahal kita. Bakit nga ba lahat ng mahal ko, hindi ako minahal? Dapat ko pa nga bang ipaglaban ang pagmamahal ko sa taong may iba ng mahal? Mabuti pa yung karamihan sa K-drama may happy ending. Samantalang yung love story ko, napaka-tragic ng ending. Magmula noon, Miss Anne, ay nilayuan ko na si Jisob, ang lalaking mahal na mahal ako. At aaminin ko hanggang ngayon, umaasa ako na babalikan ako ni Sojun na ginayuma lang pala ng traitor kong best friend. Kahit nakasal na sila. Ano po ba ang dapat kong gawin, Miss Anne? Paano ko patatawarin si Ayu sa ginawa niya sa akin? Tulungan niyo po sana ako. Maraming salamat po. Shin, there is a saying that it is easier to forgive an enemy than to forgive a friend. Sadly, marami talagang best friends dyan ang hindi mo maiiwasang maging worst traitor mo. Dala ng inggit kaya nagagawa yun ang mga kaibigan natin sa atin. Ang traitorin tayo, patalikod. Mahirap patawarin si Ayu sa ginawa niya pero you have to let go. Just accept the fact na kasal na sila ni Sojun. And ignore them. By doing so, you have to give time. Huwag mong puwersahin ang sarili mo na magpatawad agad-agad. Slow down. Time heals all wounds. Also, do not compare your story to their relationship. Stay calm, Shin. It's on you. Smile. Just digest the fact na hindi tumalab sa'yo yung gayuman ni Jisob. Bakit kaya? Kasi hindi lahat ng puso nalalaso ng potion. Yung mga faithful, hindi madaling matibag. At ganun kang klase ng tao. Iba ka magmahal. Totoo. Just look at the brighter side of life. Parang K-drama. Masalimuot, nakakaiyak, pero nakakakilig din. Doon ka kumapit sa kilig. Hanapin mo ulit ang magpapakilig sa puso mo. Life is short, Shin. Always remember, letting go is hard, but being free is beautiful. Sana ay naliwanagan ko ang isipan mo, Shin. May God bless you. Trust Him. Siya na ang bahala sa buhay mo. Sa listeners natin ngayong gabi, please believe in yourselves. How can you love someone if you do not know how to love yourself? Hanggang dito na lamang at hanggang sa muli. Magandang gabi sa inyong lahat. Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim. True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube. Takip Silim. True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silim True Mystery Stories.
Dati sabi ng nanay ko, kapag namatay raw ang isang tao, umihiwalay raw ang kaluluwa nito at napupunta sa purgatorio. Habang nabubulok ang katawang iniwan nito sa lupa, naghihintay naman raw ang kaluluwa nito sa purgatorio kung saan sinasala ang mga kasalanan ng yumao. Ang mga mabubuting kaluluwa lang raw ang diretsong nakakaakyat sa langit. Yung mga masasama, pabulusok na sumasadsad sa kailaliman ng nagbabagang impyerno at panghabang buhay na nananaghoy roon habang sinisilaban ng nagbabagang apoy bilang parusa sa mga kasalanang nagawa noong nabubuhay pa sa lupa. Iba naman ang paniniwala ng tatay ko. Ang kaluluwa raw ng isang tao ay humihiwalay sa katawang lupa nito kapag namatay at sumasanib sa bagong silang na sanggol. Nagkakaroon raw ito ng pag-aasang mabuhay muli at itama ang mga nagawang pagkakamali. Kapag muling namatay ang katawang sinaniman, ay lilipat na naman raw muli ang kaluluwa nito sa panibagong silang na nilalang. Paulit-ulit na proseso. Walang patid na sirkulo ng pagkamatay at muling pagkabuhay. Yun ang paniniwala ng tatay ko. Isang bagay na hindi ko pinaniniwalaan noon na ngayon ay lubos ko nang nauunawaan simula nang magsilang ako ng mga anak. Ako, si Ana Marilu, kilala sa pinagtatrabahuan kong Ukay-Ukay Store bilang Malu. At ito ang istorya ng aking buhay. Namaste, Malu. Karin, ikaw pala. Namaste. Marami kaming bagong damit na mula sa Hong Kong. Mamili ka na dyan. 20 pesos lang yung mga sando. 50 lang sa mga t-shirt. 100 lang sa mga pantalon. Ano gusto mo? Ikaw. Karin, sa lahat ng Bombay na kakilala ko. Ako ang pinakagwapo? Ikaw ang pinakamatanda. 55 na ako pero mukha pa rin 25. Aminin mo. Bolero ka talaga. Mamili ka na dyan ng damit. Mamaya pagalitan na naman ako ng amo ko. Sisitahin na naman ako. Hindi mo na kailangan magtrabaho kapag nagsama tayo. Akong bahala sa'yo. Bubuhayin kita at ang mga magiging anak natin. Magandang gabi, Sir Jupiter, sa lahat ng tagapakinig ng kwentong takipsilim. 23 anyos lang ako nang makipag-live-in ako sa isang may edad na Bombay na nagngangalang Karim. Nakilala ko siya sa Ukay-Ukay Store kung saan ako nagtatrabaho noon. Siya ang nagpapautang sa amo ko ng kapital sa negosyo. Hindi mayaman si Karim, pero may pera siya. Madiskarte sa buhay, kaya medyo may kaya. Hindi ako tinantanan ni Karim simula nang makilala niya ako sa Ukay-Ukay. 2 buwan lang, nakuha na niya agad ang loob ko. Magaling kasing magsalita si Karim. Magaling mambola. Kaya naman, hindi nakapagtataka na nabuntis niya ako agad sa unang gabi ng pagtatalik namin. Itinira niya ako sa isang maliit na row house subdivision sa isang lugar sa Cavite. Isang subdivision
na mukhang resettlement area ng mga informal settlers na taga Maynila. Karin! Anong ginagawa mo dyan? Inaayos ko lang tong takip ng Poso Negro natin. Nangangamoy tayo na dito sa labas eh. Poso Negro ba yan? Akala ko kanal kaya nakatiwangwang lang. Eh, kailangan lagyan ng matibay na takip to. Mamaya malaglag pa tayo dito. Wala pa namang ilaw dito sa harapan ng bahay. Oh, bilisan mo na pag-aayos ng Poso Negro na yan. Maghahapunan na tayo. Busog pa ako. Mauna ka na. Ano bang niluto mong ulam? Dalagang bukid, saka ensaladang mangga na may binuro na bagoong isda. Bagoong isda? Alam mo naman na hindi ako kumakain ng bagoong eh. Hindi naman para sa iyo yun. Para sa akin, Mamang Bumbay. Naku, naku, naku. Itong asawa ko. Anim na buwan ng buntis, naglilihi pa rin. Karim, huwag mo ako yakapin. Amoy taik eh. Ah, ganun ha. Eh, ikaw. Alam mo bang malansa ka pa sa isda sa kakakain mo ng bagoong? Mamaya, Shokoy na maging anak natin yung paglabas. Si Rena ang anak natin. Hindi Shokoy. Babaeng anak natin. Sabi ni Manang Daling na hilot siyan sa kabilang kanto. Babae? Hindi pwedeng babae panganay na anak natin. Malas ang panganay na babae sa pamilya namin. Grabe ka naman! So sinasabi mo ba na malas ako? Dahil panganay ako sa amin? Sa amin sa India noon, karaniwan sa mga babaeng sanggol na bagong silang, pinapatay ng mga magulang nila. Ano? Yung mismong nanay ang pumapatay kadalasan. Pero sa angkan namin, tulad ng tatay ko, ayaw na ayaw niya talaga ng anak na babae. Kaya tignan mo, puro kami lalaki sa pamilya. Ganun kami sa Uttarkashi. Halos walang sanggol na babaeng nabubuhay doon. Wala naman tayo sa Uttarkashi, India. Karim, dito sa Pilipinas, kahit ano pang kasarian ng anak mo, hindi importante basta malusog tsaka walang sakit. At dumating na nga ang araw na nagpabago ng buhay naming mag-asawa. Saktong 9 na buwan, isinilang ko ang panganay kong anak. Sa bahay lang ako ng anak, Sir Jupiter, sa tulong ng hilot na kapitbahay namin na si Manang Daling. Diyos ko! Ano ito? Panginoon kong mahabagin! Manang Daling! Saan kayo pupunta? Karim! Karim! Habuli mo si Manang Daling! Bakit bigla siyang tumakbo papalabas? Hindi makakibo si Karim habang nakatayo lang siya sa pintuan ng kwarto namin. Hinang-hina ako noon at parang papanawan na ng ulirat. Pero nilabanan ko ang nararamdaman ko dahil gusto kong mayakap ang aking anak. Karim, iabot mo sa akin ang baby natin. Iyak siya ng iyak, oh. Papasusuhin ko siya. Karim, bakit ayaw mo magsalita? Iabot mo sa akin ang anak natin. Hindi ko yan, anak. Ha? Hindi ko anak yan! Mabilis na tumakbo palabas ng bahay ang Bumbay na tatay ng anak ko. Kinabahan ako sa ikinilos niya, kaya kahit hirap na bumangon, ay pinilit kong umupo sa kama para kunin ang anak ko na nasa paanan ko. Nanlambot ako lalo, Sir Jupiter, nang makita ko ang sinilang kong sanggol. Hindi ko alam kung tao o hayop yung umiiyak na nilalang sa paanan ko. Sobrang itim ng kulay nito. Pahaba ang nguso nito na kawangis ng daga.
May mga balahibo itong itim sa mukha, braso at mga hita. Isa lang ang mata nito at napakalaki pa. Kakaiba ang tunog ng pag-uhan niya dahil parang winarat ang bibig nito sa sobrang laki. Pabilog ang kurbada ng likuran niya, parang isang kuba. At nang hawakan ko na siya at yakapin papalapit sa dibdib ko, napansin kong tatlo lang ang mga daliri niya sa kanang kamay. Pito naman sa kaliwa. May butas siya sa dibdib na nagpapahirap sa kanyang huminga. Sir Jupiter, masakit man tanggapin pero mistulang hayop ang anak kong babae. Shhh! Shhh! Tana, Ananya! Ananya, huwag ka nang umiyak! Nandito na si nanay! Ananya! Ananya! Huwag ka nang umiyak! May isang batang maganda, ngalan niya ay Ananya. Mabait at maganda, mabait si Ananya. May isang batang maganda, ngalan niya ay Ananya. Ananya. Oo anak, ikaw si Ananya, ang pinaka-unique na bata sa buong mundo. Ananya, ano man ang itsura mo, mahal na mahal ka ni nanay. Tatandaan mo yan ha, mahal na mahal kita kahit na kakaiba ka. Bumalat na parang sex scandal sa buong subdivision namin ang tungkol sa itsura ng anak ko. Malamang si Manang Daling ang nagkalat ng balita na may anak akong... Halimaw! Halimaw ang sanggol na yan! Hindi halimaw si Ananya. Ikaw ang halimaw, Karim! Ama ka niya, pero kung tingnan at pagsalitaan mo siya, masahol pa sa pinakanakakadiring hayop sa mundo. Pinagpipiestaan tayo ng buong subdivision. Nakakahiya. Ilayo mo sa akin yung halimaw na yan. Babae na nga, nakakadiri pa ang mukha. Mas nakakadiri ka. Ikaw at ang lahi mo. Huwag mong maliitin ang pagkababae ng anak mo. Ganyan ang itsura niya dahil ikaw ang ama. Wala akong anak na mukhang matandang daga. Ilayo mo sa akin yung malas na babaeng yan. Shoo! Shoo! Shoo? Anong tingin mo sa anak ko? Aso? Putina mo! Magbenta ka na lang ulit ng kulambo! Iniyak ko na lang sa Diyos ang lahat ng sama ng loob ko kay Karim. Lumipas ang isang araw, dahil walang gatas na nakukuha sa akin si Ananya. Napilitan akong maglakad papalabas ng subdivision para bumili ng gatas. Iniwan ko ang anak ko kay Karim. Hirap na hirap ako noon. Dahil kakapanganak ko pa lang kaya ginabi na ako halos ng uwi. Pagdating ko sa bahay... Karim, nandito na ako. Brownout ba? Bakit hindi mo buksan ang mga ilaw? Ananya? Ananya! Karim! Nasaan ka? Bakit wala si Ananya sa duya niya? Karim! Karim! Nawalang parang bula ang anak kong si Ananya. Kasama ng paglaho ni Karim. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noong mga oras na yun. Nagpunta ako sa mga kapitbahay at nagtanong-tanong pero hindi raw nila nakita si Karim. Lumipas ang buong magdamag ng paghahanap sa mag-ama ko. Pero
hindi ko sila nakita. Halos mabaliw ako noon, Sir Jupiter. Tatlong buwan akong tulala lang na nakakulong sa loob ng kwarto. Dinuduyan-duyan ang higaan ng anak ko. May isang batang maganda. Ala niya ay ananya. Mabait at maganda. Mabait si ananya. May isang batang maganda. Ngalan niya ay ananya. Mabuti na lang at biniyayaan ako ng isang mabait na pamilya. Sa tulong ng nanay at tatay ko, muli akong nakabangon mula sa muntikan ng pagkabaliw, hatid ng sobrang depresyon. Sabi ng tatay ko, huwag raw akong malungkot. Dahil nandyan lang raw si Ananya sa paligid ko. Pinaniwalaan ko ang tatay ko, Sir Jupiter. Salamat, Tay. Lumipas ang 2 taon. Nagsimula akong magtrabaho ulit. Pinapabalik ako ng nanay ko sa bahay namin sa Angono, pero humindi ako. Mas malapit yung mall na papasukan ko dito sa Cavite, Nay. Tsaka hindi ka pwedeng iwan ng bahay na to. Baka isang araw bumalik dito si Karim kasamang anak ko. Nagtrabaho ako bilang sales lady sa isang sikat na department store sa loob ng malaking mall sa Cavite. Halos 3 taon akong naging abala noon sa trabaho hanggang sa makilala ko si Jepoy. Isang kahero sa supermarket ng mall. Niligawan ako ni Jepoy noong unang araw pa lang na makita niya ako sa mall. Tulad ni Karim, hindi na niya ako tinantanan. Iniwasan ko siya noong una, pero nang sabihin ko ang totoong rason ng pag-iwas ko, ay lalo raw siyang napamahal sa akin. May anak na ako, Jepoy. Si Ananya. Pero hindi ko alam kung saan siya dinala ng ama niyang Bombay. Mahal kita, Malu. Kahit na ano pang nakaraan o pinagdaanan mo. Sinagot ko si Jepoy at pagkalipas ng halos 1 taon at kalahati, ay ikinasal kaming dalawa. Niyaya ko siyang tumira sa bahay ko dahil alam kong nangungupahan lang siya ng kwarto sa tansa. At saka alam ko rin na nasa Mindanao talaga ang pamilya niya. Pumayag si Jepoy at nagsama kami sa row house ng payapa at masaya. Jepoy! Anong ginagawa mo dyan sa labas? Inaayos ko lang tong takip ng Poso Negro natin. Bumigay na yung takip eh. Halika na, Jepoy. Maghahapunan na tayo. Ano bang niluto mong ulam? Dinakdakan at maanghang na tortang talong. Maanghang na naman? Hindi ba masama sa baby natin yun? Eh, naglalaway ako sa maanghang eh. Itong asawa ko, naglilihi sa maanghang. Jepoy, huwag mo na ako yakapin. Amoy tae ka eh. Ah, amoy tae pala. Eh kung ipakain ko sa'yo itong tae sa bibig ko. Jepoy! Nakikiliti ako! Ano ka ba? Halika, doon muna tayo sa banyo. Anong gagawin natin sa banyo? Paliguan mo ako. Para hindi ako amoy Poso Negro. Hmm.
Masaya ang pagsasama namin ni Jepoy, Sir Jupiter, kung kaya naman mabilis akong nabuntis ulit. Aaminin ko, nung kabuanan ko na, takot na takot ako sa magiging itsura ng anak namin. Inilihim ko kasi kay Jepoy ang tunay na anyo at itsura ni Ananya. Nang makapanganak ako sa ospital, laking tuwa ng asawa kong si Jepoy nang makita niya sa nursery ang anak naming... Lalaki! Lalaki anak natin, Malu! Ano gusto mong ipangalan sa kanya? Nathan. Nathan? Gift of God sa salitang Hebrew. Nathan, napakagandang pangalan. Hindi nang tagal, napabinyagan namin ang anak namin ni Jepoy at pinangalanan nga namin siyang Nathan. Laking pasasalamat ko sa Diyos, Sir Jupiter, dahil pinagkalooban niya ako ng isang gwapo at malusog na anak na lalaki. Hindi lang gwapo at matalino, bibo pa. 3 taon lang noon si Nathan. Nakakanta na niya ng buo ang pambansang awit ng Pilipinas. Hindi pa siya pumapasok noon sa nursery. Mahilig na siyang mag-drawing at magsulat. Matatas na rin siyang magsalita. May isang bagay lang na napansin ang asawa ko. Nathan, kanino yung manika na hawak mo? Kay Lily. Oh, kay Lily pala yan. Bakit nasa iyo? Play ako, Papa. Play? Pero anak, pambabae ang manika. Gusto ko manika, Papa. Bibilhan kita ng robot. Gusto mo? Ayoko, Papa. Gusto ko manika. Hayaan mo na yung anak mo, Jepoy. Mamaya isusoli ko na lang yung manika na yan sa kapitbahay. Napilitan akong tumigil sa pagtatrabaho noon bilang sales lady dahil walang mag-aalaga kay Nathan. Naisipan na rin ang asawa kong si Jepoy na magtrabaho sa Qatar bilang driver. Hindi naglaon na iwan kaming mag-ina sa bahay. At doon na nagsimula ang mga nakakakilabot na pangyayari sa buhay naming mag-ina. Isang gabi, pagod na pagod ako noon sa paglalaba. Magkatabi kaming humiga ng anak ko sa kama para matulog. Napapikit na ako noon dahil sa sobrang antok nang marinig ko siyang naghahaming ng isang pamilyar na kanta. Sa kanya ng kanta na yun. Never kong kinanta sa kanya ang tono na yun, Sir Jupiter. Nathan, saan mo natutunan ng kanta na yan? Hindi siya kumibo, ni hindi nagsalita. Kinilabutan ako ng dahan-dahan siyang lumipat sa paanan ko at doon natulog. Pinalipas ko na lang ang naramdaman kong kaba nung gabi na yon. Pero aaminin ko, bigla kong naalala ang nawawala kong anak na si Ananya. Lumipas ang 3 araw.
Nathan! Nathan! Asan ka, anak? Nathan! Kakain na tayo! Nathan! Saan ka, anak? Oh, Nathan! Nandito ka lang pala sa kwarto. Bakit ayaw mo sumagot? Kanina pa ako sigaw ng sigaw kakatawag sa pangalan mo. Ano ba yung dinodrawing mo dyan, Nathan? Nakangiting pinakita sa akin ng anak ko ang drawing niya sa puting coupon bond. Halos mabaliw ako nang makita ko ang iginuhit niya. Drawing ito ng isang mistulang hayop na sobrang itim ng balat. Pahaba ang nguso na kawangis ng isang daga. May mga balahibo itong itim sa mukha, braso at mga hita. Isa lang ang mata nito at napakalaki pa. Parang winarat ang bibig nito sa sobrang laki. Pabilog ang kurbada ng likuran ng drawing, parang isang kuba. Napansin kong tatlo lang ang mga daliri nito sa kanang kamay. Pito naman sa kaliwa. Nathan? Anak? Eh, sino tong drawing mo? Nakasulat sa likod, Mama. Binaliktad ko ang papel at napatili ako ng bahagya nang mabasa ko ang pangalan na sinulat ni Nathan. Ananya. May buto sa dibdib, Mama. Wow, hirap huminga. Nagpatay-mali siya ako, Sir Jupiter. Tinanong ko si Nathan habang nanginginig ako sa takot. Anak, sino si Ananya? Ako, Mama. Ako, si Ananya. Hindi, anak. Hindi ikaw si Ananya. Ikaw si Nathan. Nathan ang pangalan mo. Hindi, Mama. Ananya. Ananya ang pangalan ko. Babae si Ananya, anak. Lalaki ka, kaya Nathan ang pinangalan ko sa'yo. Lalaki ka. Babae ako, Mama. Babae. Hindi, anak. Lalaki ka. Kakaiba ako, Mama. Sabi mo. Kakaiba ako. Ako si Ananya. Babae ako. Eh, hindi ka si Ananya. Si Nathan ka. Bigla akong niyakap ng anak ko at hinimas-himas sa likuran habang kumakanta ng pabulong. May isang batang maganda, ngalan niya ay Ananya. Mabait at maganda, mabait si Ananya. Diyos ko! Paano mo nalaman ang kantang yan, anak? Doon na ako nagsimulang matakot sa anak kong si Nathan, Sir Jupiter. Sinulatan ko si Jepoy sa Qatar para ipagbigay alam sa kanya ang nangyayari sa anak niya. Pero hindi siya naniniwala sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Napilitan akong iwanan sa bahay nila manang daling na hilot si Nathan. Dahil kailangan kong kunin ang perang pinadala ng asawa ko sa Western Union. Palubog na ang araw nang makabalik ako sa bahay nila manang daling. Manang Daling, kukunin ko na po si Nathan. Oh, bakit kayo umiiyak? Malo, patawarin mo ako. Diyos ko, iniwan ko lang sa kwarto ko kaninang hapon si Nathan. Pagbalik ko, wala na. Paano wala na? Hinahanap ko sa buong bahay hanggang sa mga kapitbahay, pero wala ang anak mo. Nakalabas ng hindi ko namamalayan.
umabot na ako sa barangay. Nireport ko na doon. Pero wala pa rin si Nathan. Manang daling naman eh. Nathan? Nathan anak? Nasaan ka? Anim na oras akong parang si Sisa na naghanap sa nawawala kong anak na si Nathan. Naulit na naman ang nangyari noon sa pagkawala ng una kong anak na si Ananya. Bumalik ako sa bahay para magpalit ng sapatos dahil nasira na ang suot kong sapin sa paa sa kakatakbo sa paghahanap. Alas 12 na ng gabi noon nang... Mama! Nathan! Nathan anak! Diyos ko Nathan, saka nang galing! Mama, sorry po. Sa susunod, magpapaalam ka kung aalis ka, ha? Tingnan mo itsura mo. Basang-basa ka na. At amoy tahi ka, anak. Saan ka ba nang galing, Nathan? Bakit puro tahi ka sa ulo? Mama, nakita ko na. Nakita ang alin? Nakita ko na, Mama. Pero sorry, nabigo ako. Nabigo ka? Saan? Paano? Ano ba yung sinasabi mo, anak? Halika, pumunta tayo sa banyo. Papaliguan kita. Nagmamadali kong dinala si Nathan sa banyo. Hinubaran ko siya pero nakita kong wala na palang sabon. Kaya iniwan ko muna siya sandali para kumuha ng sabong mabango sa kusina. Pagbalik ko sa banyo... Nathan! Nathan, nasaan ka? Wala na ang anak ko, Sir Jupiter. Pati ang damit na hinubad ko sa kanya, wala na rin. Nagtatakbo ako papalabas para habulin si Nathan, pero napatid ako sa nakabukas na butas ng Poso Negro. Wala na ang takip nito. At nakatiwangwang na ang malaking butas nito. Kinilabutan ako ng matindi, Sir Jupiter, nang bumangon ako at mapatingin sa madilim na butas ng Poso Negro. Sa ilalim ng puting ilaw ng poste ay nakita ko ang anak kong si Nathan na nakalubog sa gitna ng sandamakmak na tae ng Poso Negro. Hindi na gumagalaw. Misto lang. Patay na. Nathan! Nathan! Tinulungan ako ni naman ng daling at ng mga kapitbahay na kunin ang bangkay ni Nathan mula sa Poso Negro. Nang maiahon siya, ay labis ang hilakbot ko nang makita kong may hawak siyang kupas na lampin. Lampin ng sanggol. Lampin na suot ng anak kong si Ananya nung araw na mawala siya sa bahay. Dala ng lukso ng dugo at kutob ng isang ina. Nagpatulong ako sa mga eksperto para sipsipin ang Poso Negro. Pagkatapos maialis ang mabahong tubig ng Poso Negro, ay may nakita yung mga kalalakihan na maliliit na buto ng tao. Tansya raw nila. Buto ito ng bagong silang na sanggol. Doon na pumasok sa isipan ko ang posibleng karumaldumal na ginawa ni Karim sa anak naming si Ananya. Hinulog niya ito sa Poso Negro ng buhay. Hindi ko na nakumpirma pa ang totoo dahil hindi ko na nakita pa si Karim magmula noon. Dati sabi ng nanay ko kapag namatay raw ang isang tao, ang mga mabubuting kaluluwa lang raw ang diretsong nakakaakyat sa langit. Yung mga masasama, pabulusok na sumasadsad sa kailaliman ng nagbabagang impyerno,
at panghabang buhay na nananagoy roon habang sinisilaban ng nagbabagang apoy bilang parusa sa mga kasalanang nagawa noong nabubuhay pa sa lupa. Ganoon na lang ang iniisip kong nangyayari ngayon kay Karim. Sinisilaban siya sa impyerno kasama ng amo niyang demonyo. Hinintay kong makauwi sa Pilipinas ang asawa kong si Jepoy bago namin inilibing sa sementeryo si Nathan kasama ang kaunting maliliit na buto at lampin ng anak kong si Ananya. At doon sa lapida, ipinaukit ko ang mga pangalan nila. Nathan Ananya. Pinag-isa ko na lang ang pangalan nila. Noong araw ng libing, nilapitan ako ng aking ama at binulungan. Don't grieve, anak. Anything you lose comes round in another form. Tiningnan ko lang si tatay at binigyan ng matamis na ngiti habang niyayakap naman ako ng aking ina. At dito po nagwawakas ang kwento ng aking buhay. Marami pong salamat sa pagkakataon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaanto. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 PM ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Ang pangunahing dahilan kung bakit siguro maraming mga Pinoy ang nangangarap makalipad sa ibang bansa at doon magtrabaho ng kahit ano, basta lang kumita ng mas malaki-laki kesa sa kikitain dito sa Pinas. Ang kahirapan ang naging dahilan ng pagkawasak ng isang mabuti at magandang samahan ng dalawang magkababatang nangarap makaahon mula sa putikan ng sakahan at magkaroon ng mas maginawang buhay. Ito ang kwento ni Lani at Ising, ang dalawang matalik na magkababatang babae na winasak ng pera ang minsang masaya, payak at matamis nilang pagkakaibigan. Ako po si Sonia. 22 taong gulang at isang kasambahay sa malaking bahay dito sa aming probinsya. At ang kwento ko ay maaaring nangyari na rin sa ibang mga nakikinig sa ngayon. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Gusto ko pong umpisahan ang kwento ng aking ina na si Ising sa pinakamatamis na alaala na aking natunghayan sa piling ng kanyang kababatang matalik na kaibigan na si Aling Lani. 18 anyos lamang ako noon at tandang-tanda ko pa ang lahat.
Sonia! Sonia! Nandiyan ba nanay mo? Aling Ising, kayo po pala. Bakit bihis na bihis kayo? Saan ang lakad nyo? Sa Maynila. May nakilala akong manager ng isang agency doon noong isang buwan. Si Mrs. Batista. Recruiter siya. Nagpapalipad siya ng mga gustong mag-DH sa Saudi. Talaga po? Oo. Nasa nanay mo? Nandito ako, Lani. Saan ka nang galing at ganyan ang itsura mo, Ising? Galing akong palengke. Ibinagsak ko yung mga kamoting inani ko kahapon. Saan ang lakad mo at mukhang aatan ka ng binyagan? Ay, naku, Ising. Tinupad na ng Diyos ang mga panalangin natin. May magpapalipad na sa atin papuntang Saudi. Ha? Siya nga? Totoo ba yung sinasabi mo, Lani? Oo! Hindi na tayo mag-aararo ng bukid at magkakandakuba sa pagtatanim ng palay at kamote, Ising. May nakilala akong recruiter na malakas na ang connection sa POEA at DFA. Baka nga raw isang buwan lang, mapalipad niya na tayo kung makukumpleto agad natin ang requirements na kakailanganin. Ay, Lani! Makakapag-abroad na tayo? Ay! Oo, Ising! Magiging DH na rin tayo sa wakas. Akin ang passport mo! Bilis! Ipapakita ko kay Mrs. Batista. Ay, sandali lang. Sonia, anak, marumi ang kamay ko. Pakikuha nga sa loob ng baon ng lola mo yung passport ko. Opo, Nay. Sandali lang po. Sino naman si Mrs. Batista? Saan mo siya nakilala, Lani? Nakilala ko nung isang buwan nung lumawas ako ng Maynila. Napadpad ako ng ermita at nakita niya ako doon na nagtitingin ng mga paskil sa labas ng mga ahensya. Mabait si Mrs. Batista. Mrs. Joy Batista ang tunay niyang pangalan. Mestiza, maganda, mukhang mayaman. Ising, naku, marami na raw siyang napadalang domestic helper sa Saudi, Kuwait, Qatar, Malaysia, Singapore, at saka Hong Kong. Ay, ngayon, kailangan niya ng mga ipapadala sa Saudi. Nay, hindi ko makita yung passport niyo. Mga kandilang itim yung nakaimbak dito sa baon ni Lola. Saka mga lumang orasyon. Ay nako, Sonia! Huwag mong gagalawin yung mga gamit ng Lola mo. Sige, ako nang kukuha. Lani, uminom ka muna ng samalamig dyan sa kusina. Gumawa ako kanina. Ibebenta ko sana sa Talipapa. Sige lang, Ising. Hihintayin kita rito. Aling Lani, totoo po ba yung sinabi nyo? Makakapag-abroad na ba kayo ng nanay? Totoo, Sonia! Nako, sa wakas, makakapag-kolehiyo na ako pag nagkataon. Kolehiyo? Bakit ka pa magkukolehiyo kung pagka-graduate mo ay magiging DH ka rin naman tulad namin ng nanay mo? Huwag ka na mag-aral! Sayang lang ang pera, Sonia. Magtrabaho ka na agad para makaahon ka sa hirap ng buhay. Napaisip ako sa sinabi ni Aling Lani. Sa bagay, may katwiran siya. Karamihan ng mga nakapag-high school sa probinsya namin ni hindi man lang nakapasa na sales lady o sekretarya sa barangay. Lahat naging magsasaka na tulad namin. Nag-aararo sa lupaing hindi naman namin pagmamay-ari. Umalis si Aling Lani bit-bit ang passport ng nanay ko papuntang Maynila. At pagbalik niya sa bahay namin pagkatapos ng dalawang araw, ay kinausap niya ng masinsinan ang aking ina. Ising, kailangan natin magbayad ng placement fee. Bukod pa sa medical at iba pang mga papeles na dapat bayaran, sabi ni Mrs. Batista. Placement fee? Magkano naman daw? 150,000. 150,000? Lani, saan tayo kukuha ng ganong kalaking halaga? Magbenta tayo ng alabaw. E paano ang mga anak ko? Anong gagamitin nila sa pag-aararo ng bukid? Kailangan natin magbenta ng alabaw o kaya ari-arian. Mangutang kaya tayo? Saan? Kanino? Sa mayamang may-ari ng malaking bahay. Si Manang Lourdes. Matagal niya nang gustong kunin ng anak kong si Sonia para maging kasambahay niya. Makikiusap ako na pahiramin ako ng 150,000. Ikartas niya na lang sa sasahuri ni Sonia bilang kasambahay niya.
Ising, gawin mo ng 300,000. Isama mo na yung placement fee ko. Pwede ba? Eh, susubukan ko, Lani. Sige, bukas na bukas pupunta ako sa malaking bahay. Oh, Aling Lani. Nakabalik na po pala kayo. Kamusta po ang dakad niyo sa agency? Sonia, anak, mag-empake ka. Saan tayo pupunta, Nay? Ipapasok na kitang kasambahay sa malaking bahay. Kina Manay Lourdes, Nay? Bakit agad-agad naman yata yung... Sonia, tulungan mo na si Nanay. Nakikiusap ako sa'yo. Kapag nanilbihan ka bilang kasambahay doon, malaki ang tsansa na makaalis kami agad ni Lani sa susunod na buwan. Pabawi na lang ako sa'yo, anak, kapag nakarating na ako ng Saudi. Oo nga naman, Sonia. Sige na, pumayag ka na. Ha, na magikasambahay si Manay Lourdes para pautangin ang nanay mo ng 300,000. 300,000 pesos? Lani, halika. Sumama ka sa akin sa loob. Halika, Sonia, anak. Dito tayo sa altar ng nanay. Lumuhod tayo. Luhod! Magtitirik tayo ng kandila at ipagdarasal natin ang mga kahilingan natin. Hindi ka pa rin nagbabago, Ising. Naniniwala ka pa rin sa kapangyarihan ng panalangin. Panalangin sa mga ninuno namin. Ito ang itinuro sa akin ng aking yumaong ina. Anumang kahilingan mo matutupad, basta taimtim kang mananalangin sa mga patay. Sa mga patay? Bakit itim ang mga kandila? Ano ka ba naman, Lani? Hindi ka na nasanay. Hindi ba dito tayo nananalangin sa altar ng nanay nung nagkasakit sa bato ang asawa mong si Pulding? Oo nga, naalala ko pa. At gumaling agad si Pulding, hindi ba? Sige, sisindihan ko ng mga kandila. Magsiluhod kayo, bilis. At mananalangin tayo sa mga yumao. Naging panata at kaugalian ng Nanay Isinggo ang magtirik ng itim na kandila sa lumang altar ng lola ko, Sir Jupiter. Ganun siya magdasal. Hindi siya sa Diyos humihiling, kundi sa mga yumao naming minamahal na kamag-anak. Dumating ang sumunod na araw. Hinatid ako ng nanay ko kina Manay Lourdes. Tuwang-tuwa sa akin ang matanda. Hindi ko alam kung anong meron sa akin at gusto niya akong maging kasambahay niya. $300,000? Kapalit ng pagiging kasambahay ni Sonia? Opo, Manay Lourdes. Kailangan ko po talaga ng pera para sa placement fee papuntang Saudi. Napakalaki naman ang 300,000 para maging DH sa Saudi. Nung kapanahunan ko, 70,000 lang ang binayaran ko. Kasama ng pamasahe at visa. Nakalipad naman ako at naging DH sa Kuwait. Matagal na po kasi yung panahon nyo, Manay Lourdes. Hindi ba't 1985 pa kayo nakalipad ng Kuwait? Taong 1999 na po ngayon eh. Iba na ang presyo ng mga requirements, sabi ng recruiter na kausap ko. Lani, ikaw, saan ka kukuha ng 300,000 mo? Hati na po kami ni Ising sa 300,000. Tig 150,000 po kami kada isa. Sige, pauutangin ko kayo ng 300,000, walang problema. Pero hindi makakaalis si Sonia sa poder ko hanggat hindi kayo bayad sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Nay, paano kung hindi kayo makabayad ng utang kay Manay Lourdes? Makakabayad ako, anak. Makapag-abroad lang ako, matutubos kita dito. Sonia, huwag kang malungkot. Aalagaan kita. Alam kong swerte kang bata. Buhay pa ang lola mo, yan ang sinasabi niya sa akin. May kakambal ka raw na swerte. Swerte po talaga si Sonia sa buhay ko, Manay Lourdes. Kukunin ko lang ang pera, hintayin niyo ako rito sa veranda. Bago ang lahat, gusto ko kayong balaang magkaibigan, Ising at Lani, ha? Hindi madali ang pangarap ninyong dalawa. Hindi lahat ng mga nakakapag-abroad sinuswerte. Nagkataon lang na napunta ako sa mabuting Arabo, kaya nakaipon ako at yumaman ng ganito. Maging matatag kayo sa ibang bansa, ha? Kumapit kayo sa panalangin araw-araw.
itibayan ninyo ang loob at maging tapat sa mga amo nyo. Tatandaan po namin yan, Manay Lourdes. Binautang ng 300,000 ni Manay Lourdes ang aking ina at pinaghatian nila iyon ni Aling Lani. Kapalit ng pagiging kasambahay ko sa malaking bahay. Lumuwas agad ng Maynila si Aling Lani bit-bit ang malaking halaga. Ilang araw lang ang nagdaan at may mga papeles na siyang pinapirmahan sa nanay ko, Sir Jupiter. Ikinwento ng nanay ko na hindi niya naintindihan ang mga nakasulat sa napakaraming papel dahil Ingles ang nakasulat dito. Pero para mapabilis ang paglipad niya, pinirmahan niya na agad ang mga dokumento. Nang dumating ang araw ng pag-alis nila papuntang Saudi, ay nagpaalam ako kay Manay Lourdes na ihahatid ko muna ang nanay ko sa airport. Maaga kaming umalis ng probinsya papuntang Naiya, Sir Jupiter. Kasama ni Aling Lani ang walo niyang anak at asawang si Mang Pulding, samantalang ako lang ang nagbitbit ng malaking maleta ni nanay. Hindi na ginusto pa ng nanay ko na isama ang tatlo ko pang nakababatang kapatid. Opoldi, ikaw nang bahala sa walo nating anak ha. Papasok na ako sa loob kasi alas 8 ang flight ko. Nay, mag-iingat ka sa Saudi ha. Susulat ka. Oo anak, susulat ako. Babalikan kita sa malaking bahay at magsasama tayo ulit ng mga kapatid mo. Babay, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam, anak. Lani, saan ba ang pila natin sa loob? Magkaiba tayo ng flight eh. Hindi mo ba nakita sa ticket mo? Alas 8 ako, ikaw yata mga 11 a.m. pa. Ah, ganun ba? Hintayin mo na lang ako, Lani, sa airport ng Saudi para sabay tayo makapunta sa mga amo natin. Sige. Halika na, ising. Naunang lumipad papuntang Saudi si Aling Lani. Mag-aalas 11 na ng umaga. Nakatayo pa rin ako sa labas ng airport. Tinatanaw ang nanay ko habang hindi alam ang gagawin kung paano mag-check-in ng bagahe niya. Sumapit ang alas 12 ng tanghali. Lumabas ng airport si nanay na tulala at namumutla. Nay, bakit kayo lumabas? Alas 12 na, alas 11 ang flight ninyo, di ba? Walang alas 11 na flight. Anong wala? Wala ng flight. Bakit? May ticket kayo? Ipakita nyo lang dun sa counter. Pinakita ko na, anak. Peke ang ticket na ito. Wala akong booking papuntang Saudi. Walang flight para sa akin. Hindi. Imposible. Bakit wa... Niloko ako ni Lani. Niloko ako ng kaibigan ko. Tumakbo kami ng nanay papuntang ermita para hanapin ang opisina ni Mrs. Joy Batista. Pero nabigo kami. Walang ganong address sa ermita. Walang agency na may ganong address at walang Joy Batista na recruiter sa buong ermita. Luhaan kong niyakap si nanay at niyayang umuwi. Nagpatulong kami kay Manay Lourdes nang makauwi ng araw na yon dahil said na said ang pera naming mag-ina. Wala kaming pamasahe pabalik ng probinsya. Sonia, anong nangyari sa nanay mo? Niloko po siya ni Aling Lani.
Tinanga yung buong 300,000 at lumipad mag-isa papuntang Saudi. Lumapit ako kina Mang Pulding at nagreklamo pero inaway lang nila ako. Pati nang nanay ko. Panginoon ko! Halos 2 linggo na tulala at hindi kumain ang nanay ko, Sir Jupiter. Pinayagan ako ni Manay Lourdes na alagaan muna ang nanay kong nilamon ng depresyon at pagkalugmok. Hindi na siya lumabas ng bahay kahit kailan. Pinagtawanan kami ng mga kapwa namin magsasaka. Kumalat ang balita sa buong bayan. Ang nakakalungkot, ang nanay ko pa ang lumabas na may kakulangan. Tanga raw ang nanay ko, boba, walang alam, kaya madaling maloko. Ito siguro ang nag-udyo kay nanay kung bakit isang madaling araw, alas 3:15, ay nagtirik siya ng napakaraming itim na kandila sa loob ng lumang kwarto ng lola ko. At doon ay umiyak at tumagulgul bago nagsambit ng isang nakakakilabot na "Isinusumpa ko sa ngala ng aking mga ninuno at mga mahal na yumao, magduro sa kalani. Mamalasin ang buo mong pamilya. Hindi lang ang katawan mo ang malalantayan, kundi pati na rin ang kaluluwa mo. Kamatayan ang naghihintay sa'yo, Lani. Kamatayan! Isinusumpa kita. Isinusumpa kita, Lani!" At pagkatapos ng pangyayaring yun, lumipas lang ang 1 linggo ay nasunog ang buong kubo nila Aling Lani. Hindi nila alam kung saan nang galing ang apoy, sabi ng mga anak niya. Nawalan ng tirahan ang pamilya ni Aling Lani. Nay! Nakikiusap po si Mang Pulding na baka raw pwede silang makituloy muna dito sa bahay natin. Hindi. Hindi tayo tumatanggap ng mga demonyo sa bahay na ito, Sonya. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa ugali ng Nanay Ising ko, Sir Jupiter. Ang dating mabait at masayahin kong nanay, ngayon ay parang matigas pa sa bato. Para siyang istatwang buhay. Walang ekspresyon ang mukha niya maliban sa galit at poot. Hanggang lumipas ang mahigit na 7 buwan, may isang kabaong na dumating sa sityo namin. Pinagkakaguluhan ito ng lahat ng mga kapitbahay. Naku, dumating na pala ang bangkay ni Lani. Napanood ko niyan sa balita eh. Minaltrato raw sa Saudi ng amo niya, ginahasa ng Arabo bago pinagpapalunang latigo. At nang mamatay na, pinasok raw sa loob ng freezer. 2 buwan nang patay nang matuklasan ng mga pulis doon. Kawawang Lani. Nakarating kay nanay ang balita. Nang mailibing si Aling Lani, ay biglang nag-iba ang takbo ng pag-iisip ng nanay ko. Sonya! Sonya! Bakit, Nay? Bakit takot na takot kayo? Hindi ba nailibing na si Lani? Opo, nung 1 araw pa. Sinungaling ka, Sonya! Po? Eh sino yung babaeng nakaluhod sa harapan ng altar ng lola mo?
Mabilis akong sumilip sa loob ng kwarto ng lola ko. Huwag kang pumasok dyan! Nandyan si Lani! Umiiyak! Nay, walang tao sa loob ng kwarto. Nandyan si Lani sa loob! Galit na galit sa akin! Minumura ako! Nay, kumalma nga kayo! Kumain kasi kayo at matulog kayo ng maayos. Nang hindi ganyan ang... Ah! Ayun na mga pulis! Itago mo ako, Sonia! Huhulihin nila ako! Ikukulong nila ako! Hindi ko pinatay si Lani. Hindi akong pumatay sa kanya. Hindi, anak. Sabihin mo sa mga pulis sa labas. Wala akong kasalanan. Hindi ko masasabing nabaliw si Nanay Sir Jupiter. Napraning lang siya. Sinisisi niya ang sarili niya sa ginawa niyang pagsumpa sa matalik niyang kaibigan na pinatay sa Saudi. Hindi ako pinatahimik ng nanay ko, Sir Jupiter. Parati raw nagpapakita sa kanya si Aling Lani. Umiiyak. Maraming latay sa katawan at putlang-butla ang mukha. Nakikita raw niya ito sa tuwing nananalamin siya. Binasag ni nanay ang lahat ng salamin sa bahay. Pero hindi pa rin daw tumitigil si Aling Lani sa pagpapakita sa kanya. Lani, patahimikin mo na ako! Nay! Gising! Binabangungot kayo! Anak! Sonia! Si Lani! Napanaginipan ko siya! Galit na galit siya sa akin! Gusto niya akong lunurin sa lawa! Gusto niya akong patayin! Dahil dito humingi na ako ng tulong kay Manay Lourdes. Dinala ko si nanay sa malaking bahay isang linggo at doon ay nakinig kami sa sinasabi ng pari sa Bible study na linggo-linggong ginagawa sa bahay ni Manay Lourdes. Ising, mabuti at nakadalo ka sa Bible study dito sa bahay ko. Manay, kailangan ko ng katahimikan. Si Lani, palagi ko siyang nakikita. Galit na galit siya sa akin. Halika sa veranda at may sasabihin ako sa iyo. Palihim akong nakinig sa usapan ni Manay Lourdes at nanay. Binuksan ni Manay Lourdes ang bitbit na Biblia at binasa ang ilang mahiwagang kataga mula dito. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Mga taga Efeso 4:32. Palayain mo na ang sarili mo sa poot kay Lani. Hindi siya galit sa iyo, Ising. Ang nakikita mong pangitain ay ang sarili mong refleksyon. Matuto kang magpatawad at magpalaya tulad ng pagpapaubaya ko sa utang mo sa akin. Ano po? Hindi ko nasisingilin pa ang 300,000 na inutang mo sa akin. Hindi ko magagawang kunin pa ang salaping naging mitsa ng kamatayan ni Lani. Hindi ang kahirapan ang siyang dapat bumatay sa atin, Ising. Huwag! Huwag tayong pumayag na mamatay na alipin ang salapi o pangarap. Mas mahalaga ang pagpapatawad. Patawarin mo na si Lani dahil naniniwala ako na kailangan niya yon para manahimik na siya sa kabilang buhay. Sonia, iha, makakauwi ka na sa inyo. Kung sakaling nais mong magpatuloy bilang kasambahay ko, nasa iyo na ang huling desisyon. Alagaan mo na lang ang iyong ina. Nang
Napahagulgol si nanay sa mga sinabi ni Manay Lourdes. Niyakap ko siya ng mahigpit at niyakap naman kami ng napakabuti kong amo. Nung gabi ring yun ay nanaginip si Nanay Sir Jupiter. Isang napakagandang panaginip. Ikinuwento niya sa akin ang lahat pagkagising niya. Sonia, anak, nanaginip ako kagabi. Nakita ko ang sarili ko at si Lani. Mga 12 anyos pa lang kami at nakasuot kami ng bestidang puti. Yung paborito naming bestida kapag nagsisimba kami tuwing Linggo, nakasakay kami sa isang bangka, isang malaking bangkang papel. Nakaupo kami sa bangka habang naglalayag sa gitna ng bughaw na tubig. Nakatitig si Lani sa akin. Maya-maya pa nagsalita siya. Sorry na, Ising. Hindi ko na uulitin. Nakita ko ang gasgas sa braso ko. Nakuha ko yung gasgas na yon nung naghahabulan kami sa bukid. Sariwa pa ang sugat pero bigla niya akong niyakap. Niyakap ko rin siya. Mahigpit. Tumulo ang mga luha ko. Lalo na nang bigla siyang nawala kasama ng sugat ko. Parang totoong-totoo ang panaginip ko, anak. Tinalaw niya ako sa panaginip ko. Magmula noong araw na yon, natahimik na ang aking ina. Hindi na muli pang nagpakita sa kanya si Aling Lani, lalo na nang tulungan namin ang pamilya niya na maghanap ng maayos na kubo na malilipatan. Naging mapayapa ng muli ang lahat. Nagbalik ako sa malaking bahay at muling pumasok bilang kasambahay. Sa ngayon ay dito na rin sa malaking bahay na mamasukan ang nanay ko bilang mayordoma. Salamat sa mabuting pangangalaga ng mabait naming amo na dating domestic helper, si Manay Lourdes. Nang dahil sa kanya, mas napalapit kami sa salita ng Diyos at naging mas mapagmahal at mabuting mga tao. Hindi niya kami trinato na kasambahay, kundi mga kasama sa buhay. Hanggang dito na lamang po, salamat sa pagkakataon. Pagpalain nawa tayo ng Diyos Ama sa langit. Paalam. Sa mundong pilit mong tinatalikuran ang nakaraan, hinahabol ka pa rin ng alaalang pinagmulan ng lahat ng puot at galit na sadyang humihila sa iyo pabalik sa sinumpang nakaraan, papunta sa kailalimang puno ng misteryo at hiwaga. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Miss Anne, ang inyong tagapagsalaysay sa gabing puspos ng kababalaghan at katatakutan. Hatid namin sa inyo'y kakaibang kwentong hango sa katotohanan. Dito lamang sa programang Walang Panama ang Dilim. Ang kwentong Takip Silim.
ko malilimutan ang taong 1990 sapagkat doon ko unang naranasan ang isang kakatwa at nakapanghihilakbot na mga bagay na noon sa pelikula ko lamang napapanood. Sino ba ang mag-aakalang ang isang batang 10 taong gulang ay makararanas ng mga bagay na wala sa kanyang hinagap, ni hindi man lang sumagi sa kanyang guni-guni? Ako nga pala si Lino, 42 anyos na ako ngayon, pero parang kahapon lang nangyari ang ikikwento ko sa inyo. Mga 10 taong gulang ako nang una kong maranasan ang bagay na may kinalaman sa paranormal. Bagaman hindi ako masyadong naniniwala sa mga bagay na supernatural, maliban sa Diyos, mga santo at mga anghel, dahil bahagi ang mga ito ng katuruan sa simbahan. Lumaki akong relihiyoso. Kahit pasabihin, hindi naman ganoong karelihiyoso ang mga umampon sa akin. Pero panapanahon sila kung magsimba at ang mas nakalalamang pa nga ang paniniwala nila sa kung ano-anong pamahiin. Nangyari ang karanasan ko kalahatian ng taong 1990, kung kailan nakaranas ang buong Metro Manila ng kakapusan sa tubig. Bandang 1989 hanggang 1990, dumalas ang El Nino o panahon ng tagtuyot, kung kaya nagkukulang ang supply ng tubig, lalo na ang siniservisyuhan ng noon ay MWSS, bago pa pinaghatian ng kumpanyang ito ng gobyerno ng mga Ayala at Lopez, kung kaya lumitaw ang Maynilad at Manila Water, ang pinakamalalaking water conglomerates sa bansa. Sa Malabon kami nakatira, kung saan ako nagkaisip at nagbinata. Pahirapan sa tubig noong panahong iyon. Napakahina o halos walang tulo sa umaga. At magkaroon man sa gabi, hindi pa rin ganoong kalakas ang daloy, kung kaya kailangang gumawa ng paraan ng mga taga sa amin para makaipon ng tubig na gagamitin kinabukasan. Dahil walang masyadong gumagamit sa gabi, doon kami umiigib at nagtitipon ng tubig sa malalaking drum na nasa loob at labas ng bahay namin. Nakatira kami sa isang duplex na pag-aari ng kamag-anak ng napangasawa ng tiyahin kong si Amelia, kung kaya parang rotasyon din ang pag-iipon ng tubig. Mauuna sila bago kami. Ang paraan para maging mabilis ang tulo ng tubig, ididirekta ang hose sa tubong nakakabit sa main pipe. Tatalian ng goma ng napakahigpit para hindi kumalas at hindi rin maaksaya ng tubig kapag tumatagas ito. Kami-kaming magkakapitbahay na rin ang gumagawa nito at kadalasan, ang igiban ng tubig ay bandang alas 10 ng gabi dahil sa mga oras na yun. Walang gaanong gumagamit ng tubig, kung kaya malakas-lakas ang daloy ng tubig na iipunin muna sa batya bago salukin at ilagay sa mga drum na naghihintay na mapuno ng tubig. Nagkataong dumating ang daddy ko noon mula sa pagbibiyahe sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang kapitan ng lansyang pangisda, kung kaya tatlo kaming magsasalit-salitang mag-igib. Alas 11 ng gabi ang nakatokang oras sa akin. Noel Salis, Barcelona! Oh, Lino, ikaw na! Sabi ng daddy ko. Matutulog na ako at maagang punta ko sa Baradero bukas. Sabi pa niya. Bagaman inaantok at pupungas-pungas mula sa pagkakaidlip,
ay sumagot ako sa kanya na, "Narayan na po." Bilang paghahanda sa mahaba-haba ring oras ng nakakapagod na pagsalok at pagsasali ng tubig mula sa batya patungong timba, na isasali naman sa mga nakaabang na drum pagkatapos. Nag-iinat ako papuntang pintuan. Pumasok na ang daddy ko at nahiga, samantalang ang mami ko naman ay abalang inihahanda na sa loob ng banyo at kusina ang mga lalagyang pupunuan din ng tubig. Inihanda ko na ang sarili para sa isang mahaba-haba at nakakapagod na pag-iigib. Papalalim na rin ang gabi. At ang tanging liwanag lamang na tumatanglaw sa kadiliman ng gabi ay ang munting bumbilyang nakasindi sa harapan ng bahay namin. At ang fluorescent na tumatanglaw sa kabuuan ng bahay. Naririnig ko ang mahinang paghilik ng aking ama. Samantalang humigang saglit ang aking ina, bagaman alam kong di pa ito natutulog, sapagkat siya naman ang papalit sa akin at magliligpit na rin ang mga ginamit namin sa pag-iigib. Tulog na ang mga kapitbahay naming sinaaling Pasita. Ang mga tiyahin ko nakalapit din lamang ng duplex na inuupahan namin. At maging ang guro kong si Mrs. Sevilla at mga anak nito na ang bahay ay katapat lamang ng bahay namin. Naupo ako sa bangkitong nasa harap ng batya at pinagmasdan ang pag-ikot ng tubig sa loob ng batya na bunga ng paglakas ng pressure ng tubig na ibinubuga ng hose. Ikinatuwa ko ito dahil mas magiging mabilis ang pagpupuno sa mga lalagyan. Sumigaw ang mami ko mula sa kwarto para sabihing huwag ko raw kalilimutang takpan ang drum kapag napuno na. Baka raw madumihan pa at nasayang ang pagod sa pag-iigib. Sinagot ko siya habang tila nahihipnotismo ng pagbulwak ng malino na tubig mula sa hose na unti-unting pumupuno sa batsang aluminum na siya ginagamit din ng mami ko sa paglalaba ng aming mga damit. Kapag halos mapupuno na ang batya, saka ko sasalukin para ilagay sa dalawang timbang naghihintay na malamnan. Dahil sa katuwaan ko, nasabi kong sana ay laging ganoon kalakas ng tubig para madaling makatapos sa pag-iigib. Magaang ang kilos ko at parang isang ritual na nagpapatahimik ng isip ang pagsalok at paglalagay ng tubig sa mga timba. May kakaibang pakiramdam ang atid ng tunog na likha ng pagbuga ng tubig. Taguktok ng tabo sa paglapat nito sa pinakailalim ng batya at maging ang pagbuhos ng tubig sa mga timba. May 30 minuto na rin siguro akong nagiigib at parabang papadilim ng papadilim ang gabi. Ang katahimikan ng paligid ay bagyang nabasag ng tunog ng orasan at ritmikong pagsalok at pagsasali ng tubig. Sa pag-angat ko ng ulo ko mula sa pagkakayo ko ay napadako ang tingin ko sa putol na pader na tumatabing sa pinaka-gate ng bahay na tinitirhan ng science teacher at advisor ko na si Mrs. Sevilla. Sa bahagyang liwanag na tumatanglaw sa dakong yun ng aming tinitirhan, napansin kong may ulong sumilip mula sa putol na pader na parabang tinatanaw ako. Sino kaya yun? Parang tanga naman na pasilip-silip pa. Sa loob-loob ko na bahagyang nangingiti dahil na rin sa isiping parang timang ang kung sino mang sumisilip na yun. Dahil nalilibang ako sa pagsalok at pagsasali ng tubig sa pinupuno ang drum, nawala na rin sa loob ko ang kung sino mang sumisilip.
sa muling pag-upo at paghihintay na mapuno ang batya. Bumalik sa isip ko na baka ang kapitbahay naming si Aling Pasita ang sumilip at tinitingnan kung sino ang nag-iigib. Hindi ko naisip na sa mga oras na yun ay nahihimbing na rin siya at ang kanyang mga anak sa kadaming pinto ng duplex na tinitirahan namin. Narinig kong bumangon na ang aking ina. Dinig na dinig ko ang yabag niya patungo sa banyo namin na katabi lamang ng kusina. Narinig ko na rin isinalansan na niya ang ilang basyong lalagyan ng tubig sa loob ng banyo bilang paghahanda sa pagpupuno ng mga ito. Binabasag ng mga tunog ng kilos namin ang katahimikan ng gabi. Pasado alas 12 na ng hating gabi nang tingnan ko ang oras. Sa muling pagdako ng paningin ko sa putol na pader, nakita kong may tumalilis ng takbo patungo sa tagiliran ng bahay na tinitirhan ni Aling Pasita. Sandali. Narinig yung ang tunog na yun? Tunog yun ng pinto na nagbukas dahil ang tumalilis ng takbo ay papunta na sa inyong bahay upang tulungan kayong pindutin ang subscribe button para sa mga active listeners na hindi pa nagsusubscribe dyan. Kaya bago pa siya kumatok sa inyong pinto, mag-subscribe na kayo sa ating channel. May side door kasi sa bahaging yun ng duplex na naglalagos sa kanilang kusina. Alam ko ito dahil ilang ulit na rin naman akong nakapasok sa kanila dahil may panahong iniimbitahan kami sa kanilang handaan o kaya naman sa panahong iniaakyat ang imahe ng Birhen sa tuwing may block rosary. Parang tanga naman si Aling Pasita. Nasabi ko sa sarili habang patuloy pa rin sa pagsalok ng tubig sa batya. Ipatakbo-takbo pa. Pero bakit hindi pa siya natutulog eh? Tapos na yata sila mag-igib. Ang bulong ko pa sa sarili. Ipinagkipit-balikat ko lang ang nakita ko. Samantalang buo sa isip kong ang kapit-bahay naming si Aling Pasita ang isang sumilip sa putol na pader ni Mrs. Sevilla at ang tumakbo patungong side door nila kung saan madalas itong dumaraan. Nawala ang kaluskos ng mami ko mula sa loob ng bahay at sa palagay ko. Nahiga siyang muli habang hinihintay na tawagin siya para pumalit sa akin sa pag-iigib. Habang lumilipas ang oras ay lalong tumatahimik ang gabi at tumitindi ang dilim sa labas. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa paligid ay ang nagmumula sa bukas naming ilaw at ang bumilyang nakakabit sa poste sa bungad ng eskinitang daraanan papasok sa aming tinitirhan. Ang lagaslas ng tubig mula sa hose at ang pagbangga ng ginagamit kong tabo sa pag-iigib ay lumilikha ng kakaibang tunog na pilit na bumabasag sa lumalalim na katahimikan. Halos ilang minuto na lamang sa palagay ko bago mag-alauna ng madaling araw. Payapa ang loob kong nagsasali ng tubig mula sa batya nang mapaangat ang ulo ko at tumambad sa akin ang nakapangingilabot na pangyayari. Sa harapan ko, sa ibabaw ng batya, may isang babaeng nakalutang sa hangin, nakasuot ng bulaklaking duster at ang mas nakakatakot sa kanya, wala siyang mukha. Medyo mahaba ang kulot niyang buhok na bahagyang tumatabing sa kanyang mga tenga. Nang mga oras na yun, pakiramdam ko nang laki ang ulo ko samantalang nagsipagtaasan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Hindi ako nakasigaw. Para bang may nakaharang na kung ano sa lalamunan ko habang parang naninigas ang buong katawan dahil sa kilabot
na nararamdaman. Gayunman, nagawa kong tumayo mula sa kinauupuan habang hawak pa rin ang tabong ginagamit ko sa pagsalok ng tubig. Sa pagdindig ko, biglang sumabog at naging parang puting mga bula ang naturang babae. Hindi ako makaimik at para akong itinulos sa kinatatayuan ko. Ang hindi ko alam, ang pangyayaring yun ang magbubukas ng napakarami pang hiwaga sa aking buhay. Nang mahimasmasan ako sa pangyayari, pumasok ako sa bahay at sinabi ang nangyari sa gising ko ng ina. May babae sa labas, walang mukha, sa ibabaw ng patsa. Ang sabi kong nanginginig ang tinig. Binaliwala naman ang aking ina ang sinabi ko at sinabihan pa kong guni-guni ko lang daw ito. Ipinilit ko pa sa kanya na totoo nga ito at sumabog pa na parang bula nang ako ay tumayo. Pero sinagot niya uli ako ng pagod lang yun. Magpahinga na raw ako at siya na ang magpapatuloy sa aking ginagawa. Sinunod ko ang mami ko at naghanda na para matulog. Naglatag ng banig at saka nahiga. Sa reaksyon niya sa sinabi ko, napaisip din ako. Guni-guni nga lang kayang nangyari? O talagang totoo? Hinagilap ko sa isip ko kung mayroon ba akong naiisip na kakaiba o nakakatakot bago ako sumalang sa pag-iigib ng tubig. O baka dala nga lamang ng malikot kong imahinasyon ang babaeng nagpakita sa akin. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Pilit na iwinawaksi sa isip ang nangyari. Hindi naman naging mailap sa akin ang tulog, bagaman nararamdaman ko pa rin ang kabog ng aking dibdib. At ang kilabot na dulot ng pangyayaring nakintal ng malalim sa isip ko. Kahit 32 taon na ang nakakaraan. Hindi ko matandaan kung may pasok ba ako noon o wala, subalit alam kong naging bahagi ng kwentuhan ang nangyari sa akin noong nagdaang gabi. Ikinwento ng aking ina sa kapatid niya na aking ninang ang pagkakakita ko sa multo. Pinag-usapan nila ito habang naglalabas sila. Inilarawan pa ng nanay ko sa aking ninang ang multo na nakita ko. Sumagot ang ninang ko na parang kilala raw niya ang tinutukoy kong multo. Tila raw ito yung si Nenet na namayapang pinsan ng kanyang asawang si Nando. Tinanong pa ng ninang ko ang nanay ko kung dati raw bang nakatira sa bahay namin yung babae. Madalas daw kasi na ganoon ang suot nito. Hindi nakahimik si mami at parang may kung anong bagay ang dumaan at natahimik sila. Hindi nila alam na naririnig din pala ni Aling Pasita ang kanilang kwentuhan kung kaya't sumabat ito. Nagpapakita talaga siya kapag minsan. Sabi nito na nagpatibay sa hinala kung totoo at hindi bunga ng aking malikot na guni-guni ang babaeng multo na nakita ko. Bagaman hindi na naulit ang pangyayaring yun, alam kong ang engkwentro ko sa kaluluwang yun ang nagbukas ng aking mga mata sa mundo nang di nakikitang mga nilalang at iba pang mga kababalaghan. Multong nag-iigib. Sa
Sir Jupiter, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kali. Namasukan po akong kasambahay sa Sampaloc, Manila noong taong 2003. Mahirap po ang tubig sa bahay ng amo ko sapagkat madalas po ay walang tulo. Kailangan namin gumising ng madaling araw para buksan ng jetmatic. Mga alas dos po kasi ng madaling araw, may nasisipsip na tubig ang jetmatic. Puwersahan talaga sa paggising ng maaga dahil kung hindi gagawin, wala kaming tubig na magagamit. Hindi kami pwedeng mawalan sapagkat may dalawang kwarto ang amo ko na pinauupahan sa unang palapag at doon sila kumukuha ng tubig mula sa naipon ko. Dahil sa pagod ko nung gabi, hindi ako nagising ng maaga. Nagkaroon kasi ng bisita ang amo ko at naging abala ako sa pagluluto para sa kanila. Nalimpungatan ako nang marinig kong tumatapon ang tubig mula sa tangke na iniimbakan ng jetmatic. Nagmamadali akong bumangon. Kailangan kasi na mapuno ko ng tubig ang mga balde at timba bago pa mawalan ng masisipsip ang jetmatic. Nasa ikalawang palapag ang kwarto namin ng amo ko. Nagmamadali akong bumaba ng hagdan. Hindi ko kaagad nabuksan ang ilaw dahil natataranta ako sa naririnig kong pagtapon ng tubig sa tangke. Dali-dali kong binuksan ang pintuan ng kusina at pumunta sa labas. Sa likurang compound ng bahay ng amo ko ay may banyo at yun ang ginagamit ng mga umuupa. Doon din ako nag-iipon ng tubig. Dali-dali kong binuksan ang gripo sa banyo at itinapat ang timba. Pagkatapos ay muli akong umakyat sa itaas upang buksan din ang gripo sa banyo naman na ginagamit ng amo ko. Mayroon din kasing apat na malalaking drum na kailangang punuin doon. Pabalik-balik ako sa dalawang banyo upang laging tingnan ang mga nakasahon sa gripo. Naglalambot ako sa ginagawa kong pagpabalik-balik. Nang ako'y mainis, hinayaan ko munang bukas ang gripo sa ibabang banyo at tumutok ako sa pagpupuno ng mga drum sa banyo ng amo ko. Nang isang drum na lang ang kailangang punuin, pumunta ako sa aking silid at sinilip sa bintana ang banyo sa ibaba. Tanaw mula sa bintana ng aking silid ang banyo sa ibaba. Iniwan kong bukas ang pintuan ng banyo upang masilip ko talaga ang mga balde sa loob. Napanatag ako nang makita ko ang isang babae na nasa loob ng banyo. Abala ito sa pagsasali ng tubig. Tinatabo niya ang tubig mula sa malaking timba na nakasahod sa gripo patungo sa malaking drum. Napasabi ako nang, "Salamat naman at may magandang loob na tumulong sa akin para mag-ipon ng tubig." Batid din naman ng mga umuupa ang aking ginagawa tuwing madaling araw. Paminsan-minsan talaga ay tumutulong sila kapag nagigising sila. Muli akong bumalik sa banyo ng amo ko para tingnan kung puno na ang huling drum. Nang makita kong tumatapon na ang tubig, ay nagtungo naman ako sa aking banyo para buksan ang gripo doon. Habang isinasahod ko ang timba sa banyo, inaisip ko kung sino ba yung mabait na tumingin ng tubig sa ibabang banyo. Bigla akong nahintakutan nang maalala kong wala nga palang tao sa dalawang kwarto sa ibaba dahil mga nagsiuwian ang mga ito. Tuwing Biyernes ng gabi ay nagsisiuwi sila sa kanila. Mga estudyante kasi ang umuukupa ng dalawang silid. Nang maisip ko yun, nagdadalawang isip na akong pumunta sa banyo sa labas. Subalit, naisip kong mapapagalitan ako ng amo ko. May kasungitan pa naman ito dahil matandang dalaga.
Kahit ayaw kong tunguhin ang banyo sa labas, napilitan akong gawin. Kailangan kong punuin ng tubig ang mga drum doon. Madalas kasi tuwing Sabado o Linggo ay walang tubig na nasisip-sip ang jetmatic. Nasa may pintuan pa lamang ako ng kusina, sinilip ko na ang banyo sa labas. Nakabukas ang ilaw sa loob ng banyo at kitang-kita ko ang anino ng babae na matyagang sinasalok ng tabo ang tubig sa timba at inililipat ang tubig sa katabing drum. Hindi na ako nakalakad palapit. Nanlalaki ang ulo ko at nagtatayuan ang aking mga balahibo. Nakatayo lang ako sa may pintuan ng kusina at nanunood sa ginagawa ng babae. Hindi ko direktang nakikita ang loob ng banyo, pero kitang-kita ko ang anino na umaabot sa labas ng banyo. Nanlalamig ako at maya-maya ay nanginginig na tinungo ang aking banyo at doon na lang ako nag-ipon ng tubig. Nang mapuno ko na ang mga timba sa banyo ko, saka ako muling bumalik sa kusina para silipin kung naroon pa ang babae sa banyo sa labas. Nang tingnan ko, wala na siya. Inisip ko na baka puno na rin ang mga drum at timba o kaya ay umalis na lang ito. Maya-maya ay narinig kong nag-iba na ang tunog ng jetmatic. Nahihirapan na ito sa paghigop ng tubig. Kapag ganoon na, kailangan na itong tanggalin sa pagkakasaksak sa kuryente. Dahil kung hindi, tiyak na masusunog ang motor. Dali-dali kong pinuntahan ang outlet. Sobrang ikinagulat ko nang makitang hindi naman pala nakasaksak ang jetmatic. Lalo akong kinilabutan. Hindi kasi maaaring tumunog ang jetmatic kapag hindi nakasaksak. Hindi rin ito automatic. Sa buong pag-iipon ko ng tubig, sobra ang pagtataka ko na umandar ang jetmatic nang hindi naman sinaksak. Doon ko naalala na hindi ko nga pala ito isinaksak, kaya imposibleng gumana ito. Lalo akong kinilabutan, parang lumaki na ang ulo ko at ramdam ko na ang bigat. Maya-maya ay narinig kong kusang namatay ang motor ng jetmatic. Uminto na ito. Dali-dali akong tumakbo papasok sa kwarto at nagtalukbong na lang ng kumot. Lumabas ako ng kwarto nang marinig kong gising na ang amo ko. Palagi niyang bungad sa akin ang tanong na kung nakapag-ipon ba ako ng tubig. Sinabi ko na, tapos na po. Pero hindi ko na ikinuwento ang naranasan ko. Dahil umaga na, doon ko palang pinuntahan ang banyo sa labas upang tingnan kung ano ang lagay nito. Laking pagtataka ko talaga na puno ng tubig ang mga balde. Hindi ko maipaliwanag, subalit talagang nangyari. Hindi ko alam kung multo o maligno o kung anumang nilalang ang babaeng tumulong sa akin. Subalit, laking pagpapasalamat ko talaga sa kanya ng oras na yon. Mayroon din po ba kayong karanasan gagaya ng sa akin? Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip kung anong nilalang ang nakita ko ng gabing yun. Baka may katulad po akong karanasan o baka may nakakaalam. Matagal ko nang naranasan ito pero nandoon pa rin ang kagustuhan kong malaman kung anong nilalang ang babaeng yun. Kasi parang hindi naman siya multo dahil may anino siya. Iniisip ko na baka bantay ng kalatsutsi. May puno po kasi sa harapan ng bahay ng amo ko. Mataas na kalatsutsi ito at hindi nawawalan ng bulaklak. Ano po kaya sa tingin niyo?
Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At sana po, mabasa ko ang inyong mga komento. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ito ang katotohanang bumabasag sa mga hirayang nakatago sa ugat ng isipan. Ito ang lagusan papunta sa mundong wala pang nakakakita. Ito ang mundo ninyong kinasasabikang matuklasan. Sa mundong pilit mong tinatalikuran ang nakaraan, hinahabol ka pa rin ng alaalang pinagmulan ng lahat ng puot at galit na sadyang humihila sa iyo pabalik sa sinumpang nakaraan. Papunta sa kailalimang puno ng misteryo at hiwaga. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Jupiter, ang inyong tagapagsalaysay sa gabing puspus ng kababalaghan at katatakutan. Hatid namin sa inyo'y kakaibang kwentong hango sa katotohanan. Dito lamang sa channel na may pag-asa sa pag-ahon sa dilim, ang kwentong Takip Silim. Magandang gabi po sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takip Silim at sa inyo po, Sir Jupiter. Ako po ay laging nakasubaybay sa channel ninyo dahil ang inyong mga kwento ang nagbibigay antok sa akin sa tuwing ako ay matutulog. Ito rin ang nagtatanggal ng stress ko sa trabaho. Nagbabaka sakali rin po akong maitampok ang kwento namin ng best friend kong itatago ko sa pangalang Mirna. Ako po pala si Ali. Mag-best friend kami ni Mirna simula elementarya hanggang high school. Ako po ay tuksuhin dahil sa kasarian ko. Pinagtatawanan nila ako at minsan ay sinasaktan pa dahil sa pagiging bakla ko. Para bang dahil sa aking kasarian ay isa kong dumi sa lipunan na pilit nilang binubura. Masakit po at madalas ay bumababa ang tingin ko sa sarili ko dahil sa pambubuli nila sa akin. Natatanong ko pa ang sarili ko na kasalanan bang maging bakla? Bawal ba ang maging bakla sa mundong ito? Pero mula nang maging matalik kong kaibigan si Mirna, siya ang nagiging tagapagtanggol ko sa lahat ng mga nambubuli sa akin. Doon ko nalaman na hindi naman pala lahat ng tao ay ayaw sa mga baklang katulad ko. Meron pa rin naman palang tanggap ako at ang aking pagkatao. Para po siyang si Cardo na handang sumabak sa gyera, maipagtanggol lang ako. Dahil naging malapit siya sa akin, tinanggap na rin siya ng buong pamilya ko. Itinuring siyang parang anak
ng magulang ko. Pero ang masayang pagkakaibigan at pagsasama namin ay naputol ng magdesisyon ang kanyang mga magulang na tumira sila sa probinsya. Doon na siya pinag-aral ng kolehiyo sa Zamboanga. Sobrang lungkot ko na para akong namatayan nang magkahiwalay kami. Pero kalaunan ay natanggap na rin namin ang sitwasyon. Ang tanging komunikasyon na mayroon kami ay pagte-text at tawag. Noong mga panahon po kasi ngayon, hindi pa uso ang social media. Lumipas ang ilang taon. Naging amala kami sa kanya-kanyang buhay dahil mas itinuon namin ang atensyon sa pag-aaral hanggang sa nakapagtapos ako sa kolehiyo. Taong 2018, biglang tumawag sa akin si Mirna para ibalita na luluwas daw siya ng Maynila. Sobrang natuwa ako at napatalon pa dahil sa kasabikan na makita ang matalik kong kaibigan. 24 ng Mayo, taong 2018, nang kami ay magkita. Niyakap ko siya ng mahigpit, hinalikan sa pisngi, at panay ang kwento ko sa kanya tungkol sa mga nangyari sa buhay ko habang kami ay patungo sa staycation na inarkilahan namin. Dahil nga sabik kami na makasama ang isa't isa, walang minuto na hindi ako nangkikwento. Pero nagtataka ako, Sir Jupiter, dahil pakiramdam ko ay may nagbago sa kanya. Simula kasi nang sunduin ko ay hindi na siya nagsasalita. Nakikinig lang siya sa akin. Tango, iling at ngiti lang ang sagot niya sa akin. Pero iniisip ko na baka pagod lang sa biyahe, kaya sinabihan ko siyang magpahinga muna pagdating namin sa hotel. Dahil na rin sa pagod ko sa biyahe, nakatulog ako pagdating namin sa hotel. Naalimpungatan lang ako nang makarinig ako na may umiiyak. Pagdilat ko, pinakinggan ko pa kung saan ito nanggagaling. Hanggang sa malaman kong nagmumula ang iyak sa banyo. Alas tres na ng hapon nang mangyari yun dahil tinignan ko ang oras sa suot kong relo. Kaagad akong pumunta sa banyo dahil sobra akong nag-aalala sa kanya. Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari at bakit siya umiiyak. Tumingin siya sa akin, namugto ang mata. Tumutulo pa ang kanyang luha. Hindi siya sumagot sa tanong ko. Bigla na lang niya akong niyakap. Naisip ko na baka hindi pa niya handang sabihin sa akin ang problema niya. Kaya inaya ko na lang siya na magkape at kumain sa labas. Mula nang dumating kami sa cafe, napansin ko na pinagtitinginan na kami ng mga tao. Hanggang sa nagkakape na kami ay panay pa rin ang tingin ng mga crew. Sinabi ko na lang sa best friend ko na gandang-ganda sila sa akin, kaya panay ang tingin nila. Natapos na kaming kumain at magkape, kaya inaya ko na si Mirna na bumalik sa hotel. Pakiramdam ko naman kasi ay napagaan ko na ang kanyang pakiramdam. Panay ang daldal ko sa best friend ko habang papasok kami sa hotel kung saan kami naka-check-in.
Nasa lobby na kami nang mapansin ko na panay rin ang tingin ng mga staff sa amin. Hanggang sa hindi na yata nakatiis ang isang staff at lumapit sa akin para tanungin kung ayos lang daw ba ako. Pagsabi niya noon ay umalis na rin ang staff na pinagtatakan ko talaga. Kasi bakit ganun ang inasta niya? Parang nang trip lang? Pero hindi ko na lang pinansin. Pagkapasok namin ng kwarto, dumiretso si Mirna sa banyo. Humiga naman ako sa kama at nag-cellphone. Hindi ko na malayan na nakatulog pala ako. Nagising ako dahil sa malakas na ringtone ng cellphone ko. Nang tingnan ko, ang kaibigan po namin na si Penelope ang tumatawag. Naging kaibigan namin si Penelope noong high school pa. Naging kaklasiko pa siya sa kolehiyo. Lalo ring tumibay ang pagkakaibigan namin dahil sa binuo naming clan. Mga grupo ng texters. Nang sagutin ko ang tawag ni Penelope, halos sumakit ang tenga ko sa sigaw niya na, "Mams!" Yan ang tawag niya sa akin. Sinagot ko siya na, bakit siya napatawag? Makapang-istorbo siya sa amin ni Mirna ay wagas na wagas. Alam po kasi ni Penelope na best friend ko si Mirna. Inaya ko rin si Penelope na pumunta sa Pasay kung saan kami naroon ng best friend ko. Pero sinabihan ako ni Penelope na ano raw ba ang pinagsasasabi ko. Kaya inulit ko pa sa kanya na pumunta na siya at hihintayin namin siya ni Mirna. Halos malambot ako sa sinagot niya sa akin. Pakiramdam ko ay namutla pa ako sa galit sa kanya dahil hindi biro ang sinabi niya na patay na raw ang best friend ko. Dalawang araw na raw ang nakalilipas. Yun daw ang masamang balita na gusto niyang sabihin sa akin sa text. Pero hindi niya alam kung paano sasabihin o kung alam ko na raw ba iyon. Pero dahil naiinis na ako sa kanya ng oras na yun, sinabi kong magkasama kami ni Mirna at nasa banyo pa siya naliligo. Lumapit pa ako sa banyo para patunayan ko sa kanya na naroon nga ang matalik kong kaibigan. Tatawa-tawa pa akong ginatok si Mirna sa banyo at sinabihan siya na kausapin niya si Penelope para patunayan na kasama ko siya ng oras na iyon. Ilang beses kong kinatok at kinausap ang kaibigan ko, pero nagtataka ako dahil walang sumasagot sa akin. Pero dinig na dinig ko naman ang tumutulong tubig sa gripo. Dahil walang sumasagot sa akin, kaya nag-alala ako para sa kaibigan ko. Bigla kong naalala yung nakita ko siyang umiiyak. Ang una kong sagot ay baka sinaktan niya ang sarili kaya hindi sa sumasagot. Imposible rin naman kasi nakatulog siya sa loob ng banyo. Nang buksan ko ang pintuan ng banyo, laking pagtataka ko na wala siya sa loob. Studio type lang naman ang inupahan naming kwarto kaya pansin agad kung nasa loob siya. Inisip ko na baka lumabas lang kung kaya't lumabas ako ng silid at ipinagtanong siya sa staff kung nakita ba siya. Pero gulat na gulat ako nang sinabi ng staff sa akin na wala naman daw akong kasama
nung mag-check-in. Pero ipinilit ko sa kanila na may kasama ako. Dahil ayaw kong maniwala na mag-isa akong nag-check-in. Bumalik ako sa kwarto at tiningnan ko ang mga gamit doon. Puro gamit ko lang ang naroon. Wala na yung mga gamit ni Mirna na alam kong naroon din dahil katabi lang ng mga gamit ko. Nanlalambot akong binalikan ang pakikipag-usap kay Penelope. Sinabihan ko siya na magkita kami. Naagad naman siyang pumayag dahil sa sobrang pag-aalala sa akin. Bago pa kami magkita ni Penelope, pinuntahan ko muna ang pinagkapihan namin ni Mirna. Nagbabaka sakali akong natatandaan nila ako ng magkapiroon. Pero dahil nga kakaiba raw ang kilos ko, kaya natandaan ako ng mga staff. Pinatunayan nila sa akin na mag-isa lang akong pumasok sa cafe at mag-isa rin daw akong nagkape kahit dalawa ang in-order ko. Panay raw ang tingin nila sa akin ng oras na yon dahil ang saya-saya ko raw at nakikipagkwentuhan. Pero wala naman daw akong kasama. Litong-lito na ako at halos sakupin na ako ng lungkot. Ayaw kong maniwala sa sinabi ni Penelope na wala na ang matalik kong kaibigan. Pero hindi ko naman maipaliwanag ang nangyari sa akin, lalo na at may nagpapatunay na mag-isa lang ako sa lahat ng oras na pag-aakalang kasama ko, si Mirna. Inaya ko si Penelope na samahan akong pumunta ng Zamboanga. Dahil sa awa na rin niya sa akin, sinamahan ako. Kinausap ko na lang ang mga pamilya namin na pupunta kami sa Zamboanga ng araw na yun. Ipinagpaalam ko si Penelope sa pamamagitan ng pagtawag sa magulang niya. Dahil kilala naman ako ng pamilya ni Penelope, kaya tiwala sila sa akin. Nang makabili kami ng tiket ng eroplano, agad kaming lumipad. Dahil may contact naman ako sa pamilya ni Mirna, kaya nasundo agad kami sa airport. Panay ang sabi sa akin ng tiyuhin niya na sumundo sa amin na tinatawagan daw nila ako. Pero hindi raw ako sumasagot ng tawag. Grabe ang pagtataka ko dahil wala naman akong natatanggap na tawag. Maliban kay Penelope. Pero nang tingnan ko ang aking cellphone, doon ko lang nakita ang napakaraming missed call ng pamilya ni Mirna. Pagdating namin sa bahay nila, halos mawalan ako ng lakas nang makita ko ang mga tao. May tolda, maraming upuan, mga bagay na nakikita sa isang lamay. Hindi ko na mapigil na pumatak ang luha ko. Pagkapasok ko sa sala kung saan naroon ang kabaong ng kaibigan ko, una kong nakita na may nakatayo sa ulunan ng kabaong. Nakita ko ang kaibigan ko. Hindi ako maaaring magkamali dahil siya talaga ang nakita kong nakatayo doon. Gusto ko pa sanang tanungin ang pamilya na kung paanong sasabihin nila na patay na ang kaibigan ko kung naroon siya at nakatayo. Halos hihimatayin ako. Napakapit lang ako kay Penelope. Nang tanungin ako ni Penelope kung ayos lang daw ba ako, hindi ko alam ang isasagot ko. Tiningnan ko ang larawan ni Mirna
na nasa ibabaw ng kabaong. Siya talaga yun, picture niya yung naroon. Pero nung tingnan ko uli ang nakatayo sa ulunan ng kabaong, wala na siya. Dali-dali akong lumapit sa kabaong para tingnan kung sino ba talaga ang nakahiga sa loob nun. Doon na ako humagulgol dahil ang kaibigan ko talaga ang naroon. Nakahiga siya at parang napakalungkot ng kanyang mukha. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Tita, ang nanay ni Mirna. Nang mahimasmasan ako, saka ko tinanong si Tita kung ano ang ikinamatay ng kaibigan ko at bakit biglaan naman. Ang sagot sa akin ni Tita, natagpuan daw ni Tio Ronaldo ang katawan ni Mirna sa ilog. Tumatakbo si Tio Ronaldo habang dinatawag sila. Ang sabi raw nito ay nalunod si Mirna. Doon po ako nagtaka. Dahil marunong lumangoy ang kaibigan ko, kaya paano siyang malulunod? Isang gabi po, pinagpahinga muna ako ni Tita sa kwarto. Dahil na rin sa pagod at puyat, dahil wala pa akong tulog, kakabantay sa lamay ng kaibigan ko. Hanggat maaari nga ayoko sanang matulog pero bumibigay rin ang aking katawan. Nang makatulog, ay nanaginip ako. Tinatawag ako ni Mirna. Nakasuot siya ng itim na damit. Dahil kaibigan ko siya, hindi ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Dinala niya ako sa ilog. Hindi na siya nagsasalita. Pagdating namin doon, may itinuturo siya sa akin, parang may gusto siyang sabihin. Dahil isip ko ng isip sa kung ano ang gusto niyang ipakita, nagising akong pawis na pawis kahit nakatapat naman sa akin ang bentilador. Kinabukasan, nagpasama ako kay Penelope sa ilog kung saan sinasabi nila na natagpuan ang katawan ni Mirna na walang buhay. Alam kong may gustong sabihin sa akin ang kaibigan ko. Sinamahan din kami ng kapatid ni Mirna sa ilog. Pagdating namin doon, agad kong tiningnan ang gilid ng ilog. Naghahanap ako ng bagay na pwede kong makita. Naniniwala kasi ako na hindi magpapakita sa panaginip ko si Mirna kung wala siyang gustong iparating. Hinanap ko rin ang parte ng ilog na itinuturo niya sa akin. Hanggang sa makita ko ang isang salawal na halos manikit na sa gilid ng bato. Kinusot ko pa ito sa tubig para makita kung anong klaseng panloob ito. Sinasaway pa ako ni Penelope dahil kung ano-ano raw ang ginagawa ko. Pero biglang kumabog ang dibdib ko nang makita ko ang nakaburdang initial ni Mirna sa salawal. Agad kong dinala sa nanay niya ang salawal at tinanong kung kay Mirna nga ba ito. Sinabi ni Tita na kay Mirna nga ang salawal na yun. Tinanong pa niya ako kung saan ko raw nakuha. Pareho kaming kinutuban ni Tita na hindi pagkalunod ang dahilan ng pagkamatay ng kaibigan ko. Sinabi ko na kay Tita na paimbestigahan ang pagkamatay niya at sinang-ayunan naman niya ito. Matapos ang libing,
Saka ako tinanong kay tita kung nasaan ang sinasabi nilang Ronaldo na siyang nakakita sa bangkay ni Mirna sa ilog. Pero ang sabi ni tita, hindi na raw niya nakita ang kapatid kinabukasan matapos nitong ituro ang katawan ni Mirna. Lalo akong kinutuman ng hindi maganda sa taong yun. Nasa Maynila na ako at patuloy pa rin ang pangungumusta sa kaso ng kaibigan ko hanggang sa ibalita sa akin ni tita ang mga lumabas sa imbestigasyon. At hindi nga po ako nagkamali. May penetration na na-detect sa ari ni Mirna at may trace din na nabugbog din siya sa tiyan at nakitaan din ng namuong dugo sa ulo niya. Hindi rin po nagtagal ang paggamit ng hustisya para sa kaibigan ko dahil ang mga ebidensya ay tumuturo kay Tio Ronaldo. Mayroon ding lumitaw na saksi na nagpatunay na talagang ang lalaking yun ang gumahasa at nakapatay sa matalik kong kaibigan. 5 araw matapos naming maipakulong ang taong pumatay kay Mirna, muli siyang nagpakita sa aking panaginip. Sa oras na yun, nakasuot na siya ng kulay puting damit. Nakangiti na siya at maaliwanas na ang kanyang mukha. Nakaramdam ako ng lungkot. Kaya nasabi ko sa kanya na, bakit naman niya ako iniwan? Nagulat ako dahil sa panaginip ko ay kinausap na niya ako at sinabing, dito lang ako, Bes. Hinding-hindi kita pababayaan. Babantayan kita. Salamat sa lahat at mag-iingat ka. At iingatan kita. Nasa punto ako ng pamamaalam sa kanya nang biglang may gumising sa akin. Pagdilat ko, pinakita ko si Mama. Sinabi niya na nasa sala raw si Penelope at binibisita raw ako. Alam ko po, Sir Jupiter, na sinusubaybayan ako ni Mirna dahil ilang beses na rin po akong muntik ng madisgrasya at alam kong siya ang nagliligtas sa akin. Hindi na po ulit siya nagpapakita sa panaginip ko. Alam ko po na masaya na siya sa piling ng lumikha. Sobra ang pasasalamat ko sa kanya dahil siya ang kaibigan na labis ang suporta sa akin. Siya rin ang nagsabi sa akin na magpakatotoo lang ako. Siya rin ang naging daan kaya natanggap ako ng pamilya ko at ang aking pagiging isang bakla. Masaya na rin ako dahil nawala man si Mirna sa akin. May Penelope pa rin akong naging matalik ko ring kaibigan mula noon. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagkakapili ng aking kwento. God bless po sa inyong lahat.